I'll be gentle and quick. Don't worry. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang unang kabanata. Please, huwag! Hindi na maitago pa ni Angel ang takot, habang pilit na nagmamakaawa sa lalaking may hawak sa kanya na huwag siyang galawin. Narito sila ngayon sa loob ng isang hotel room. Buong akala ni Angel ay narito lamang siya upang i-entertain ang lalaki. Subalit hindi naman niya sukat akalain na ito palang mangyayari. As much as I want to, I already paid 1.5 million pesos to your uncle. It has to be done. Otherwise, para ako nagtapo ng pera. Sagot naman ni Andre Anderson, isang mayamang negosyante na siyang bumili sa serbisyo ni Angel. Isa-isa nang tumulo ang mga luha ni Angel. Halos magmakaawa na siya kay Andre na kung maaari ay huwag na niyang ituloy pa ang kanyang binabalak. Please, kahit anong gagawin ko, huwag mo lang ituloy ito. Binenta lang ako ng dito ko. Hindi ko ginusto to. Naluluhang pakiusap nito. Umiwas ng tingin si Andre. No, I need an heir. There's no turning back now. At kung hindi rin naman ako magbabayad sa'yo for tonight, nothing would change. Someone out there will still buy your service. Hindi na nakapalagpas si Angel at pikit mata na lamang habang ginagawa ni Andre ang kung ano-ano sa kanya. I'll be gentle and quick, don't worry. Umiwas ang tingin si Angel at halos mapadasal na lamang siya na sana ay matapos na ang kanyang kalbaryo. Hindi na nga maawat sa pagtulo ang kanyang mga luha habang iniisip ang napakapait niyang kapalaran. Mariin na lamang siyang napahawak sa kumot dahil sa sakit na nadarama. Sa isang banda, naisip din niya na tama rin naman si Andre. Kung hindi siya, ay siguradong ibibenta rin naman siya ng kanyang tito sa ibang mga lalaki. Nang matapos si Andre ay dahan-dahan na siyang lumayo kay Angel at tagbihis. Nagsalin pa ito ng wine upang bahagyang mahimasmasan. Habang si Angel naman ay parabang takot na ibinalot ang sarili sa kumot. Napailing na lamang si Andre sa nangyari. Hinarap na rin niya si Angel. My assistant will just call you. Sabi lamang nito, sabay labas na ng kwarto. Habang naglalakad sa hallway, ay halos mapasapo sa noo si Andre dahil sa sobrang guilt na nararamdaman. Ngayon lamang niya napagtanto na nagmamakaawa talaga si Angel kanina sa kanya. Subalit hindi niya iyon pinansin at nagpadala pa rin siya sa tawag ng kanyang laman. Birhen pa pala ang babaeng kanyang nakasiping. Buong akala niya ay katulad lamang ito ng ibang mga babaeng binayaran niya na sa una ay nag-iinerte. Iyon pala ay binenta lamang si Angel ng kanyang tito. Agad na tinawagan ni Andre ang kanyang assistant. Why the heck did you give me that girl? Virgin pa pala yun. You know very well na ang hinahanap ko ay may potential surrogate mom. Gigil na wika ni Andre dahil hanggang ngayon ay dala pa rin niya ang kanyang konsensya. Eh sir, ang hirap po kasing humanap ng babae na papasa sa standards mo. Siya lang naman pong pinaka-fit sa mga standards na ibinigay ninyo. Napailing si Andre. Just book me a flight to the US. Doon lang ako kukuha ng surrogate. We'll just do it through IVF. Screw the traditional method. Samantala, imbis na umuwi na ang kanyang tito upang kunin ang bahagi niya sa perang ibinayad ni Andre, ay mas pinili ni Angel na manatili saglit sa hotel room. Ilang oras matapos umalis si Andre. Halos hatake na niya ang kanyang mga paa patungo sa CR. Hindi talaga siya maawat sa pag-iyak dahil pakiramdam niya ay napakarumine ng tao. Habang naliligo nga siya ay kung dodo makakiskis siya sa kanyang balat. Subalit itinigil niya rin ito
nang mapagtanto niya na hindi na mabubura pa ang mga nangyari sa kanya kagabi. Galit na galit siya sa kanyang tito dahil nagawa siyang ibenta nito sa lalaki. Parte rin pala ng usapan na gagawin nila ito lagi hanggang siya'y mabuntis. Bagay na labis na kinamumuhian ni Angel. Pagkatapos maligo ay nagbihis na rin si Angel at saka lumabas ng hotel room. Nang makarating siya sa lobby ay napalingon-lingon pa siya dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ng hotel, ay sinalubong na siya ng isang lalaki at tinawag nito ang kanyang atensyon. "Itong bayad sa iyo ni Mr. Anderson dahil sa ginawa niya sa iyo kagabi. Hindi na rin daw matutuloy yung araw-araw ninyong agreement." Kunot noong inabot ni Angel ang maleta at bahagya niya iyong binuksan. At halos manlaki ang mga mata niya nang makita kung gaano karaming pera ang laman noon. "3 milyon yan. Doble ng sa tito mo. Ano ba kasing ginawa mo kay Mr. Anderson kagabi at parang umayaw bigla?" Natatawang wika ng secretary na hindi naman pinansin ni Angel. Naramdaman ni Andre na walang matitikman ni isang kusing si Angel sa perang ibinayad niya sa tito nito. Dahil halata naman na gahaman ng tito ni Angel. "Mantakin mong nagawang ibenta ang sariling pamangkin para sa pera?" Kaya naman siniguro ni Andre na kahit papaano ay mababayaran niya ang pagkakasala niya kay Angel kagabi. Kaya naman dinoble niya ito at ipinadala mismo kay Angel upang masiguro na mapapakinabangan pa niya ito. Habang hawak-hawak ang maleta ay bigla namang nakaramdam ng lungkot si Angel. Naisip niya kasi na marahil ay may iba pa namang intensyon si Andre kaya nagawa siya nitong gamitin. Hindi naman siguro ganong kasama si Andre gaya ng kanyang tito. Pero agad ring iwinaksi ni Angel ang naiisip. Kahit sinong lalaki naman siguro na magbabayad para sa serbisyo ng isang babae ay maituturing na masamang tao. At isa pa ay binaboy ni Andre ang kanyang pagkatao. Nagmamakaawa at nakiusap na siya rito. Subhalit parang nagbibingihan lamang si Andre sa kanya. Walang pinag-aba si Andre sa mga lalaking manggagamit lamang. Lalong-lalo na ngayon na binayaran siya ng ganito kalaking halaga. Upang marahil ay masabi na nagsisisi ito sa nagawa sa dalaga. Aalis na sana ang assistant ni Andre nang bigla siyang pigilan ni Angel. "Sandali!" Pagtawag nito sa baykuhan ng kanyang pouch. Kinuha niya ang isang rosary bracelet doon at saka inabot sa assistant. "Pakibigay sa boss mo." Natawa naman ang assistant. "Rosary? Eh hindi naman nagdadasal yun." Yumuko na lamang si Angel at saka bahagyang tumango. Nagkibit-balikat na lang ang assistant at saka tuluyang umalis. "Sir, naibigay ko na po sa babae ang pera. At ito po ay pinabibigay rin niya sa inyo." Wika ng assistant ni Andre, sabay abot ng isang rosary bracelet. "Souvenir ho yata?" Tumango lamang si Andre at saka kinuha ang rosary bracelet. Nang makaalis ang assistant niya, ay doon na napaisip si Andre. Muli na naman siyang binalot ng guilt kaiisip sa babae. At nang tingnan niya ang rosary, ay napabuntong hininga na lamang siya at saka iyon itinago. Hindi naman siya madasaling tao. Pero pakiramdam niya ay mainam lamang na itago niya ito. Makalipas ang 5 taon. "Come in." Wika ni Andre habang hindi pa inaangat ang tingin sa mga papeles na hawak-hawak niya. Pumasok ang kanyang assistant at saka inilapag sa mesa ni Andre ang isang imbitasyon. Nang makita ni Andre na may inilapag ang assistant sa kanyang harap, ay napatigil na siya sa kanyang ginagawa. Kinuha niyang imbitasyon at saka kunot noong tinignan niya yan. "What's this for?" "Isa po kayo sa mga napiling sponsor para sa upcoming event ng isang charity. Pero may balita rin na may isang investor ang gustong bumili sa charity na yon. Are you still interested to sponsor the charity, sir? Kahit iba ng franchisee nito?" Tumango si Andre. "Of course. Charity is still charity anyway. Kailan ba to? Do I have meetings on that day of the event?" Tanong naman ni Andre. Umiling ang assistant.
Wala po kayong meeting sa araw ng event, sir, which is on Sunday. And oh, sir, balibalita rin pala na isasama raw ni Sir Philip yung fiancé niya. Siya raw kasi yung prospect na maging handler ng charity event from now on. Tumangu lamang si Andre, dahil as if naman meron siyang interes sa personal na buhay ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ang tanging dahilan lang naman kasi kung bakit lumalahok na si Andre sa mga charity events nitong nakalipas na 5 taon ay dahil sa rosary bracelet na natanggap niya noon mula sa babaeng binayaran niya. Dahil dito, napalapit si Andre sa simbahan. Ang dating walang direksyon at mala-playboy na Andre ay tila ba nagbago na. Mas naging bukas ang isipan ni Andre at ninais siyang tumulong sa mga nangangailangan sa tamang paraan. Naging sponsor siya ng mga charities, lalo na yung mga affiliated sa simbahan at sa mga kabataan at babaeng biktima ng pang-aabuso. Iyon kasi ang naisip na paraan ni Andre upang kahit papaano ay mawala ang kanyang guilt sa babaeng nakasipi niya. 5 taon nang nakakalipas. Walang araw na hindi pinagsisihan ni Andre ang ginawa niya sa babaeng yon. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili dahil nagawa niya iyon sa isang inosenteng babae. Alam niyang hindi sapat ang 3 milyon na binayad niya dito. At kung talagang handa siyang magbago at bayaran ang kanyang pagkakamali, ay maaari naman siguro niyang magawa ito sa ibang paraan. At iyon nga ay ang pagtulong sa mga nangangailangan. Araw na ng Linggo at araw na rin ng charity event. Sa totoo lang, meron namang pakialam si Andre nang sabihin ng kanyang assistant na magpupunta rin sa event na yon si Philip. Hindi kasi maganda ang pakiramdam nilang dalawa sa isa't isa. Palagi kasi silang ipinagkukumpara ng mga tao, lalo na sa business world. Lalo na at pareho silang mayamang bachelor. Kaya naman palaging may tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dumating na nga si Andre sa event at hindi na nga siya nagkamali nang makakita ng mga kapwa niya mayayaman na naroon. Sigurado siya na ang iba roon ay nais lang magpabango ng pangalan at ginagawa lamang iyon para sa publicity. Napailing na lamang siya ng maisip na siguradong hindi malinis ang intensyon ng iba sa charity at nais lamang nitong pagkakitaan. Nagkaroon na nga ng program at kung ano-anong mga activity. Naupo na lamang sa isang mesa si Andre at in-entertain na lamang ang mga negosyanteng nais makipag-usap sa kanya. Maya-maya pa ay tinawag ng atensyon ng speaker na si Philip na late na nakarating sa event. Good morning everyone, I'm sorry for being late. You know, Manila traffic. Biro ni Philip na siyang ikinatawa ng ibang mga naroon sa event. Anyway, as we all know, this charity event was specifically made for battered women and children. It is made to combat the violence against them. After all, we should all help our women and children and make sure that the world will be a safe place for them. Ito naman talaga ang dahilan kung bakit ginawa itong charity in the first place. Panimula ni Philip. Nagsitanguan naman ang mga audience bilang pagsang-ayon. And through the years, napakarami na ring nag-handle ng charity. And we have seen its growth through them. Pero ngayon, we will be welcoming another change. Dahil from now on, this charity will be handled by none other than my fiancé, Angel. Busy si Andre sa pagkalikot sa kanyang telepono dahil kung ano-anong updates upol sa bagong property niya ang kanyang natatanggap. Kaya hindi siya nakatingin ngayon sa stage. Ipinalalabas sa screen ang mukha ni Angel, pati na ang mga achievements nito bilang tagapagsulong ng karapatan ng mga kababaihan. Good morning everyone! Nakangiting weekend ni Angel. Kumunot biglang noon ni Andre nang marinig ang pamilyar na boses. Umangat ang kanyang tingin at halos matigilan siya sa nakita. Naroon si Angel sa stage, ang babaeng binayaran niya noon para sa isang gabi. Naroon ang babaeng hindi niya sinasadyang maabuso na nagsispeech ukol sa mga babae at kabataang biktima rin ng ganoon. Halos mapakapit si Andre sa kanyang kinauupuan dahil sa mga nangyayari. Nagpatuloy na sa pagsasalita si Angel at halos hindi na nga mapigilan ni Andre ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Kaya naman agad na siyang napatayo at nag-excuse sa mga kasama niya sa mesa.
Subalit nang siya ay tumayo ay hindi na iniwasang mapatingin siya sa stage. Saktong pagtingin niya roon ay napatingin din siya sa direksyon ni Angel. Nagtama ang kanilang mga mata at pareho silang nagulat sa presensya ng isa't isa. At dito natatapos ang ating kabanata. Ano kayong mga mangyayari sa muling pagkikita nilang dalawa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mr. Anderson, meron pong naghahanap sa inyo rito sa lobby. Pero upon checking, wala naman po siyang appointment. Naghahanap? Who? Miss Angel daw po. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalawang kabanata. Sandali pang nagkatitigan si Andre at Angel. Para bang parehong tumigil ang kanilang mga mundo nang makita nilang muli ang isa't isa. Makalipas ng napakahabang panahon. Pero nang mapagtanto ni Andre ang mga nangyari, agad siyang napabalik sa ulirat at mabilis na naglakad papalayo. Nabalik din sa katauhan si Angel at bahagyang napatikim. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili at siya ka nagpatuloy sa pagsasalita. Biglang nanikip ang dibdib ni Andre nang makitang muli si Angel. Sa totoo lamang, hindi naman talaga niya nais na umalis sa kanyang pwesto. Subalit alam niyang hindi siya mapapakali at baka makahalata pa sa kanyang kanyang mga katabi. At maghinala pang mga ito, nakilala niya si Angel. Itinuloy pa rin ni Andre ang kanyang pag-alis pero dumiretso muna siya sa CR upang maghilamos at pakalmahin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagpunta na siya sa likuran at hindi na siya bumalik pa sa kanyang pwesto. Samantala itinuloy rin ni Angel ang kanyang speech. Habang siya ay nagsasalita, ay paulit-ulit siyang sumisipat sa lugar na kinauupuan ni Andre kanina. Matagal-tagal na rin siya nagsasalita sa entablado, subalit hindi pa rin bumabalik si Andre sa kinauupuan nito. Sa katunayan, gulat na gulat din si Angel nang makita si Andre sa event na yon. Hindi naman niya sukat akalain na makalipas ang napakahabang panahon ay magtatagpo muli ang kanilang landas. Para bang bumalik sa alaala ni Angel ang lahat ng mga nangyari noong gabing nagsama silang dalawa. Malinaw na malinaw pa sa alaala ni Angel ang lahat. Lalo na ang mukha ni Andre. Hindi naman kasi niya basta-bastang makakalimutan na lamang ang lalaking una niyang nakapiling. Maya-maya lamang ay natapos na si Angel sa pagsasalita at nagpalakpakan na ang mga tao. Lumapit na rin sa kanya ang host para kunin ang mikropono mula rito. Ngumiti lamang si Angel at bumalik na rin sa kanyang mesa. Muli pa siyang sumipat sa pwesto ni Andre, subalit wala pa rin doon ang binata. "He did well, love," bulong ni Philip sabay halik sa pisngi ni Angel na ikinangiti naman ito. Nagpatuloy namang event at nanatili lamang natahimik si Angel. Bigla nang naisip na marahil ay hindi naman na siya kilala ni Andre, kaya hindi na ito nag-abala pang pakinggan man lamang siya. Kasabay ng pag-iisip ni Angel kay Andre ay ang muling pagbalik sa kanyang alaala ng mga nangyari. 5 taon ang nakalilipas. Isang buwan matapos ang gabing isinuko ni Angel ang kanyang sarili ay napag-alaman niyang buntis siya. Tumakas na si Angel sa poder ng kanyang tiyuhin at mag-isa na lamang siyang namumuhay ngayon. Kaya naman ang makita niyang positive na resulta ng pregnancy test ay halos mawala siya sa sarili dahil hindi niya alam kung paano ang kanyang gagawin at kung papaano niya bubuhayin ang bata. "Anong gagawin ko?" Naluluhang tanong ni Angel sa kanyang sarili habang nanghihinang nakatingin sa pregnancy test. Alam kasi niya sa estado niya ngayon ay hindi naman niya kakayanin na magbuntis at magpalaki ng bata. Paya-maya lamang ay bigla niyang naalala ang kontrata na meron sila ni Andre noon. Biglang napabalikwa si Angel nang maalala na kaya naman binayaran ni Andre ang servisyo niya ay upang mabuntis siya at dalhin ang magiging tagapagmana nito. Ngayon ay nagdadalang tao na nga si Angel. Bagay na parte naman talaga ng kasunduan noon paman.
Iyon naman ang dahilan kung bakit siya binili ni Andre. Ngunit sa isang banda, ay naisip din ni Angel na tinapos na nga ni Andre ang kontrata at hindi na itinuloy pa. Binayaran na siya nito ng napakalaking halaga dahil wala nang plano pa si Andre sa kanya. Wala nang bisang kontrata na yon dahil hiwalay na ang kanilang mga landas. Kung tutuusin, kakayanin naman ni Angel na buhayin ang bata. Sa pinansyal na aspeto dahil sa napakalaking pera na binayad sa kanya ni Andre. Subalit sa emosyonal na aspeto, mukhang hindi yata kakayanin niyon. Kaya naman naisip niya na mas mainam na sabihin na lamang kay Andre ang katotohanan. Subalit bigla rin sumagi sa kanyang isipan na baka walang maging pakialam sa kanya si Andre dahil wala naman na silang kasunduan. At isa pa, baka wala sa hinagap ni Andre ang pananagutan pa siya. At baka nakahanap na ito ng ibang magdadala ng kanyang anak. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga bagay at posibilidad na naisip ni Angel, itinuloy pa rin niya ang pagpunta sa opisina ni Andre. Payak lamang ang kanyang kasuotan dahil kahit meron siyang pera, hindi naman niya basta-basta ginagasta ang mga iyon. Kaya naman ganoon na lamang kung pagtinginan siya ng mga tao sa opisina. Matagal pa siyang tinignan ng receptionist bago ito tumawag sa intercom. Mr. Anderson, meron po naghahanap sa inyo dito sa lobby. Pero upon checking, wala naman po siyang appointment. Kumulot ang noon ni Andre. Naghahanap? Who? Tanong nito dahil wala naman siyang natatandaan na tumawag sa kanya para makipag-meet ngayong araw. Miss Angel daw po. Sagot naman ng receptionist na siya nagpatigil kay Andre. Bigla siyang kinabahan nang marinig ang pangalan ng dalaga. Hindi siya sigurado kung ang Angel na tinutukoy ay ang babaeng binayaran niya noon. Subalit iisa lamang ang sigurado. At iyon ay ang hindi na mapakali si Andre ngayon. Napailing na lamang si Andre nang maisip na marahil ay hindi pa sapat ang kanyang binayad sa dalaga dahil bumalik pa ito. Baka gusto pa nito mas malaking bayad. Ano sir, paaalisin ko na lang ba? Tanong ng sekretary ni Andre sa kanya. Natahimik naman si Andre. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang nararamdaman nang marinig na naroon si Angel sa baba at naghahanap sa kanya. Umiling si Andre. Oh no, huwag muna. Bababa rin naman ako. Sagot ni Andre. Tumango naman ang sekretary ni Andre at saka lumabas ang opisina nito. Sandali pang natigilan si Andre at nag-ipon ng lakas ng loob bago tuluyang bumaba. Pagkababang pagkababa ni Andre ay hindi na nga siya nagkamali nang makita niya si Angel na inosente at tahimik na nakaupo sa isa sa mga upuan sa lobby. Nakatingin din ito sa elevator upang abangan ang pagbaba ni Andre. Kaya wala na rin kawala pa si Andre dahil nakita na siya ni Angel. Agad na napatayo si Angel upang salubungin si Andre. Naglakad na papalapit si Andre sa direksyon nito nang walang emosyon at seryoso lamang ang mukha. Nang makalapit si Andre ay magsasalita na sana si Angel, subalit bigla itong natigilan nang marinig ang susunod ng mga sinabi ng binata. What is it, miss? Do I know you? Kunot noong tanong ni Andre na siyang dahilan upang halos mapaatras si Angel. Bigla rin itong namutla at halos manghina dahil pakiramdam niya ay napahiya siya ng lubos. Natahimik naman si Andre habang pinagmamasdan si Angel. Labag man sa kanyang loob na sabihin iyon at ratuhin ang ganoon ang dalaga, ay alam niya na mas mainam iyon, kesa naman lalo siyang ma-attach dito. Kailangan na rin niyang madaliin pa ang kanilang pag-uusap dahil baka kung ano pang mangyayari. Alam niya na sa oras na tumiklop siya kay Angel, ay hindi iyon magiging maganda para sa kanyang status. Ito ang nararapat at kailangan niyang gawin. Nang sa ganoon ay maging maayos at normal lang ang lahat para sa kanilang dalawa. Halos hindi makapagsalita si Angel. Pakiramdam niya ay nagkukunwari lang naman si Andre na hindi siya kilala nito. Dahil imposible namang makalimutan agad siya nito gayong isang buwan pa lamang nakalilipas mula nang may nangyari sa kanilang dalawa. Subalit naramdaman din ni Angel na baka totoo nga na wala naman talagang pakialam pa si Andre sa kanya. Binayaran lamang siya nito. At yun na yun. Wala na itong kahulugan at wala nang iba pang mangyayari sa kanilang dalawa. Napalunok si Angel at halos manikip ang kanyang dibdib.
Parang wala na nga ring salitang lalabas pa sa kanyang bibig. Pilit niyang pinigilan ang kanyang sarili na sabihing buntis siya dahil nga sa paraan ng pakikitungo sa kanya ni Andre. Sigurado siya na baka wala rin magiging pakialam sa kanya si Andre at mapahiya lamang siya. "What is it, miss?" pag-uulit ni Andre. Agad namang napabalikwa si Angel at halos mautal-utal na sa gawang paliwanag. Tatanong ko lang po, sana kung may opening kasi nakita ko sa dyaryo yung CEO. Basta yung nabasa ko po, mali ho yata ako ng opisinang napuntahan. Pasensya na. Nagmamadaling wika ni Angel sabay alis at nagmamadali ng maglakad palapas at papalayo kay Andre. Nananatili lamang na nakatayo roon at pinagmamasdan na lumayo si Angel mula sa kanya. Mula sa malayo ay nakatingin pa rin si Andre kay Angel. Makalipas ang napakahabang panahon, ramdam na ramdam pa rin ni Andre ang kakaibang epekto na pinaparamdam sa kanya ni Angel. Ibang-iba man ang itsura ni Angel na inosenteng babaeng nakita niya noon ay pareho pa rin ang mga mata nito. Naging mukhang mas matapang at malaban na lamang si Angel ngayon. Hindi na ito makabasag pinggan tulad ng dati. Sabalit ang mas nakakagulat ay ang fact na engaged na ito sa isang bilyonaryo pa. At hindi lamang basta bilyonaryo, kundi kay Philip na isa sa mga kakompetensya ni Andre. Napailing na lamang si Andre at inilihis na ang tingin mula sa dalaga. Halos matawa siya sa kanyang sarili habang iniisip si Angel dahil ano namang pakialam niya sa buhay ng dalaga. Napakatagal na panahon na noong may nangyari sa kanila. Kung magkaroon man ito ng relasyon, ay wala na siyang dapat pang maging pakialam doon dahil buhay naman ito ni Angel. Subalit pakiramdam niya ay nag-iba na naman nang makita niyang muli si Angel. Iba talagang epekto sa kanya ng dalaga. Hindi siya sigurado kung dala lamang ito ng konsensya na dala-dala pa rin niya hanggang ngayon o talagang nagimbal na naman ang kanyang mundo dahil nagtagpo na namang muli ang kanilang mga landas. Pagkatapos ng programa ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ang mga sponsors at organizers ng charity. Mga negosyante at bilyonaryo lamang ito na nag-uusap tungkol sa kanika nilang mga plano upang mas mapalago ang charity at mas mapalagana pa ito. Dahil dito ay nagkaroon din ng pagkakataon si Andre na makalapit kay Angel na may mga kausap na investors. Bahagyang lumapit si Andre sa direksyon nito at nagkunwari munang nagtitingin sa exhibit ng mga paintings ng mga bata na beneficiaries ng charity event. Naghahanap pa ng tiyempo si Andre dahil meron pa mga kausap si Angel. Nang mapansin ni Andre na tapos na sa pakikipag-usap si Angel sa mga investors, ay sinamantala niya ng pagkakataon na malapitan ng dalaga habang wala pa itong ibang kausap. Tulad niya ay nagtitingin din ito sa mga paintings na gawa ng mga bata. "The paintings are nice, ano?" Natigilan naman si Angel nang marinig ang boses ni Andre. Pero ginawa niyang lahat upang hindi mapahalata sa binata na naaapektuhan siya ng presensya nito. Ngumiti at tumango naman si Angel. "How do you like the works?" tanong ni Andre. Pareho silang nakatingin sa iisang painting at naroon lamang ang direksyon ng kanilang mga mata. "These are the works of children who were once abused." Nakakalungkot lang kasi base sa mga painting, it's obvious na gusto lang nila ay makapaglaro ng malaya. They want to belong to a family na mamahalin sila ng lubos at hindi sila sasaktan. It's sad kasi they shouldn't go through all that pain. Imagine they're just kids. They want to be happy pero life has been hard on them. Dahil sa sinagot ni Angel ay biglang nakaramdam ng kirot si Andre. Napalingon na siya sa dalaga at lakas loob itong tinanong. "How about you? How have you been?" Halos manlamig si Angel sa kanyang kinatatayuan ang marinig ang mga naging tanong sa kanya ni Andre. Mukhang nagkakamali siya. Hindi naman talaga siya nakalimutan ni Andre. Dahil halata naman ito sa naging tanong ng binata. Pero agad rin napagtanto ni Angel na hindi na nga siya dapat magpadala pa sa mga sinasabi ng binata. Kaya naman na magtanong ng ganoon si Andre ay agad siyang humarap dito. Bahagyang kumunot ang noon ni Angel. "Excuse me, have we met before?"
Nagugulo ang tanong ni Angel kay Andre. Bigla namang natigilan si Andre dahil hindi niya inaasahan na iyon ang magiging tugon ni Angel sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang kailan kaya magpapanggap ang dalawa na hindi nila kilala ang isa't isa? Meron kayang aamin sa kanila? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. By the way, dude, this is Angel, my fiance. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikatlong kabanata. Bahagyang kumunot ang noo ni Andre nang marinig iyon mula sa bibig ni Angel. Tila hindi siya makapaniwala na iyon ang magiging sagot sa kanya ng dalaga. Kaya naman halos matawa-tawa siya dahil dito. You must be joking, right? Natatawang wika ni Andre, sabay lingon kay Angel. Subalit nang mapansin niya na tila hindi nagbibiro si Angel at seryoso ang mukha nito, ay agad siyang tumigil sa pagtawa. Kapansin-pansin kasi na biglang naging uncomfortable ang dalaga sa ginawa nitong pagtawa at sa mga naging pahayag nito. I'll go ahead, excuse me. Paalam ni Angel at saka nagmamadali nang umalis. Hahabulin pa sana siya ni Andre upang humingi ito ng dispensa at kahit papaano ay makausap pa si Angel. Subalit natanaw niya na bumalik na si Angel sa fiancé nito na si Philip na kasalukuyan na may mga kinakausap na iba pang investors at sponsors na mayayaman. Ipinakilala ni Philip si Angel sa mga ito at ngumiti at nakipagkamay naman si Angel sa kanila. Napaiwas na lamang ng tingin si Andre dahil mukhang sa panahong ito, siya naman ang napahiya. Napakaraming posibleng mangyari sa loob ng 5 taon. At hindi mukhang malambo na baka talagang nakalimutan o kinalimutan na siya ni Angel. At dahil wala namang magagawa pa, ibinaling na lang ni Andre ang atensyon sa mga batang naroon sa event at nakipaglaro sa mga ito. Maya-maya lamang ay may tumawag na sa kanyang pangalan at pag-angat niya ng kanyang tingin ay naroon si Philip sa kanyang harap na nakangiti. Andre, dude, nice seeing you here! Nakangiting bati ni Philip, sabay abot ng kamay nito kay Andre. Bilang pagalang ay inabot din naman niyo ni Andre at saka ito sinuklian ng isang ngiti. Alam mo, until now, namamindblown pa rin ako because of your character development. Like, how did a playboy like you, na wala namang kaemosyon-emosyon and may cold image noong college, ay magvo-volunteer at magiging sponsor sa mga charity works like this? But it's a good thing though, right? Wika ni Philip na tinanguan naman ni Andre. Yeah, good thing. Besides, I'm not doing this for myself. I'm doing it for those people in need. Actually, someone inspired me to do this. Prenteng sagot ni Andre at napatango naman si Philip. I see. Teka, I haven't introduced you to my fiance yet, diba? Let me call her. Tatanggi na sana si Andre dahil baka maging awkward ang hangin kapag dumating si Angel. Subalit huli na ang lahat at natawag na ni Philip ang atensyon nito. Isa pa ay baka magtaka rin si Philip kung sakaling tanggihan ni Andre ang pagpapakilala sa kanya ng fiancé nito. Sinanyasan ni Philip si Angel na lumapit sa direksyon nilang dalawa ni Andre. Napatingin doon si Angel at halos hatakin niya ang kanyang sarili papalapit doon. Sinubukan niyang huwag pasadahan ng tingin si Andre dahil siguradong baka mawala siya sa kanyang sarili. By the way, dude, this is Angel, my fiance. From now on, siya nang mangangasiwa nitong charity. So, best believe me when I say that this charity is in good hands. Pagpapakilala pa ni Philip kay Angel. Inabot ni Andre ang kanyang kamay kay Angel. Hindi sana tatanggapin ni Angel iyon, subalit nakatingin sa kanilang dalawa si Philip. Kinuha ni Angel ang kamay ni Andre at nang mahawakan niya iyon, ay tila ba may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Angel. Para bang kakaiba ang naging paghawak niya kay Andre.
Kaya naman agad ring hinila ni Angel ang kanyang kamay papalayo sa binata na malalim na nakatingin sa kanya. Anyway, what were you saying earlier, dude? Someone inspired you to do this? Tanong ni Philip. Nang marinig iyon ni Angel ay tila ba nakaramdam siya ng kakaiba. Kaya naman sinubukan niyang makinig ng mabuti sa mga sasabihin ni Andre. Yes, someone inspired me to do this. A girl, actually. I met her 5 years ago. At tama ka. I was so down at parang wala akong pakialam sa mundo. I was at the lowest point of my life. But that girl changed my perspective about things. Binigyan niya ako ng rosary. Hindi naman ako religious, but I kept it as a reminder that there is still some good out there. She inspired me to do good and be good. Whoa, that girl must have really changed you, huh? Tanong pa ni Philip, na ikinatango naman ni Andre. Actually, may malaking kasalanan ako sa babaeng yan. I know that I could never make it up to her now. So sa ganitong paraan man lang, makabawi ako kahit papaano. I hope she knows that she's the reason why I'm doing this. My life changed because of her. Nararamdaman ni Angel na nakatingin sa kanya si Andre habang sinasabi ang mga iyon. At halos mangarera na ang kanyang puso sa sobrang bilis ng pagtibok nito. Nararamdaman niya na siyang babaeng tinutukoy ni Andre. Subalit kailangan niyang panindigan ang kanyang pagkukunwari na hindi niya kilala ang binata. She must be an angel, ano? She changed you for the better. Sayang lang at hindi mo na pala siya nakita ulit. Ngumiti si Andre. Yeah, she is. In fact, an angel. Wika nito na may pagdiin pa sa salitang angel na siyang halos magpatayo sa balahibo ni Angel. Nang matapos ang event, ay hinatid na lamang ni Philip si Angel sa kanyang kondo. Inimbita pa siya ni Angel na manatili roon subalit pagod na rin si Philip dahil sa napakahaba nilang araw. I'll just see you tomorrow. I love you. Wika ni Philip sabay halik sa noon ni Angel. Ngumiti at tumango naman si Angel dito. Love you. Sagit muna nagpahinga si Angel at pinagmasdan ang kanyang kondo habang nakaupo sa kanyang sofa. Ibang-iba na ang buhay ni Angel noon. Malaki na ang pinagbago nito. At hindi naman maikakaila na parte si Andre ng pagbabagong iyon. Tinawagan niya through video call ang kanyang anak na nasa probinsya na inaalagaan ng mabait niyang tiyahin. Miss na ni Angel ang kanyang alak, subalit mas mabuti na rin na nasa probinsya ito. Lalo na ngayon nag-cross ng muli ang landas nilang dalawa ni Andre. Hindi lubos mo unawaan ni Angel kung bakit kailangan pang magkita silang muli. Pero takot na takot siya sa posibilidad na baka kapag lumabas ang katotohanan ay kunin ni Andre mula sa kanya ang kanyang anak. Alam naman ni Angel na si Andre ang ama nito at kung tutuusin ay meron itong karapatan sa bata. Subalit dati nang sinubukan ni Angel na ipaalam kay Andre ang totoo. Pero itinaboy lamang siya ni Andre at nagpanggap na hindi ito kilala. Kaya naman nararapat lang siguro ang ginawa niyang pagbawi. Hindi naman niya hahayaan na mag-asta si Andre na parang walang nangyari at ayos lamang ang lahat. Ngunit sa kabila noon ay muling sumagi sa isip ni Angel ang kwento ni Andre kanina ukol sa babaeng nagtulak sa kanya na lumahok sa mga charity events, partikular na ang tungkol sa Rosario. Alam ni Angel at siguradong sigurado na siya na siyang babaeng tinutukoy nito. Tila ba nakaramdam siya ng panlalambot nang maisip na pinahalagahan pa rin pala ni Andre ang simpleng bagay na ibinigay niya rito bilang pasasalamat sa napakalaking halagang ibinayad ni Andre para sa kanyang serbisyo. Pagkatapos ng event ay umuwi na rin si Andre. Hindi na siya nag-abala pang sumama sa ibang mga bilyonaryong nagkayayaan at mag-celebrate sa club upang ipagdiwang ang success ng charity dahil matagal naman ang tinalikuran ni Andre ang ganoong lifestyle niya. Umuwi na lamang siya para makapagpahinga dahil pagod na rin naman siya. Nang matapos siyang maligo at magbihis, ay naupo siya sa kanyang kama.
Nagsalin siya ng wine at saka ininom iyon habang nag-iisip. Hindi siya makapaniwala na makalipas ang 5 taon ay muling magtatagpo ang landas na lang dalawa ni Angel. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang rosary bracelet na ibinigay ni Angel sa kanya noon. Lagi na itong dala-dala ni Andre kahit saan man siya magpunta. Hindi siya nagbibiro kung sabihin niya kanina na binago ni Angel ang kanyang buhay dahil nagmistulang lucky charm niya ng rosary bracelet na ibinigay sa kanya ni Angel. Gayunpaman, hindi maiwasang matuwa ni Andre sa kanyang sarili dahil sa pagkakainis. Sa loob ng 5 taon, ay walang araw na hindi niya iniisip kung nasan si Angel at kung kamusta na ito. Hindi niya maiwasang isipin kung dala ba iyon ang kanyang konsensya o talagang meron na siyang ibang nararamdaman para sa dalaga. Sa maikling panahon na nakasama niya si Angel at sa isang gabing iyon, ay ibang ipinaramdam sa kanya ng dalaga. Tumayo si Andre upang buksan ang kanyang laptop. Dahil sikat naman na pala si Angel, naisipan niyang isearch ito at doon ay nakita niya mga larawan ng dalaga na nagvo-volunteer sa mga charities at kung ano-ano pang mga events para sa mga nangangailangan. Inilarawan pa nga ng isang website si Angel bilang isang sikat na philanthropist. Isinerch nga rin niya pati si Philip. Kalat na pala sa business world ang tungkol sa engagement na lang dalawa at napakaraming news articles na rin ang lumabas ukol dito. Hindi naman kasi palanood ng balita o palabasan ng social media si Andre, kaya hindi siya updated sa mga ganito. Halos matawa na nga lamang siya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang mga larawan ni Philip at Angel na magkasama. Napakaraming tao ang nag-aabang para sa kasalan ng dalawa. At dahil kilala na ni Andre si Philip mula noong college silang dalawa, alam niya ang tunay na ugali ni Philip. Tulad niya ay playboy rin ito at walang direksyon sa buhay. Idagdag mo pa ang pagkamatapobre nito at pangit na reputasyon. Ang kaibahan lamang ay nagbago si Andre, habang si Philip ay patuloy lamang na sumasama ang ugali. Sigurado rin siya na ginagamat lamang ni Philip si Angel, lalo na't maraming may gusto sa dalaga. Ang charm nito ay nakakaakit ng mga investors, bagay na pumapabor naman kay Philip. Nang mapagtanto ni Andre ang kanyang mga naiisip ay halos mapasapo na lamang siya sa noo. Agad niyang pinatay ang kanyang laptop at initsay ito sa kama. Muli siyang nagsalin ng wine sa kanyang baso at saka dire-diretsong tinungga iyon. Ano namang pakialam niya kung engaged si Philip at Angel? Wala naman siyang puwang sa buhay ng mga ito. Marahil ay nagsiselos lamang siya kay Philip. Hindi rin kasi niya maiwasan isipin kung bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, bakit sa isang taong tulad ba ni Philip napunta si Angel? Bakit ang babaeng hinding-hindi niya makakalimutan ay napunta pa sa lalaking kailanman ay hinding-hindi rin niya mapapatawad? Pero mas naiinis si Andre sa sarili niya. Dahil kung hindi lamang siya nagsinungaling noon at nagkunwari na wala siyang pakialam kay Angel, baka nag-iba pa ang takbo ng lahat ng mga bagay. Pakiramdam kasi niya ngayon ay wala na siyang magagawa pa, kundi ang tanawin na lamang si Angel mula sa malayo. Lalo na't may karelasyon na pala ito, at hindi na siya maaari pang maghabol dito. Naiinis pa rin si Andre sa kanyang sarili, dahil sinayang niyang pagkakataon na makasama si Angel. Natuwag kasi siya nung bumalik si Angel makalipas ang 1 buwan. Naunahan siya ng pag-iisip na baka may masamang intensyon sa kanyang dalaga. Masyadong naging marahas ang pagkikitungo niya rito at ngayon ay labis-labis niyang pinagsisisihan na yun. Maya-maya lamang ay biglang natigilan si Andre at kumunot ng sobra ang kanyang noo. Malinaw naman niyang inutos sa kanyang sekretary na sabihin kay Angel na putol na ang kontrata at bayad na ito. Subalit bumalik ito makalipas ang 1 buwan. Ano ang dahilan para sa naging pagbalik ng dalaga? Napahawak si Andre sa kanyang sentido at sinubukang isipin nang mabuti ang mga posibleng dahilan kung bakit bumalik si Angel. Halata rin kasi na merong nais na sabihin ng dalaga noon sa kanya. Napabalikwa si Andre nang maisip niya ang 1 bagay. Hindi kaya't buntis si Angel ng mga panahon yan? At kaya ito bumalik kayo upang sabihin sa kanya ang totoo?
Napahawak ng mahigpit si Andre sa kanyang wine glass at halos bumaliktad ang kanyang sikmura dahil sa bigla ang kaba dulot ng kanyang naisip. Ano kayang mga gagawin ni Andre para patunayan ang kanyang hinala? Makakaya kaya ni Andre na pigilan ang kanyang nararamdaman para kay Angel? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. I didn't come here to listen to whatever proposals you have for your charity. Matagal na akong sponsor ng charity na ito. I know everything. What I came here for is you. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-apat na kabanata. Pagkatapos maka-video call ni Angel ang kanyang anak, ay sakto namang kumakatok sa kanyang pinto ang kaibigan niyang si Loreen, na may dadalang bote ng wine upang ipagdiwang ang naging appearance ni Angel sa charity. Pero nang pagbuksan ni Angel ng pinto si Loreen, ay napansin na agad ng kanyang kaibigan na iba ang kanyang timpla. Kaya naman na makapasok si Loreen sa loob ng kondo, ay agad na nitong tinanong si Angel kung ano ang kanyang problema. "Go ahead, spill it!" Wika ni Loreen, sabay-sali ng wine sa baso at abot noon kay Angel. "Nararamdaman mo ba kapag may problema ako?" Natatawang tanong ni Angel sa kaibigan. "Of course! Para saan pa't best friend kita? Hello? Kabisadong kabisado na kaya kita, kaya wala kang maitatago sa akin na kahit na ano. So ano yun?" Pag-uusisa ni Loreen kay Angel at siya kasumandal sa sofa. Huminga ng malalim si Angel bago siya magkwento. "Naaalala mo naman si Mr. Anderson, hindi ba?" Tumango si Loreen habang umiinom ng wine. "Yeah, yung tatay ng anak mo na ipinagtabuyan ka at nagpanggap na hindi ka kilala kasi nabayaran ka naman na? What a jerk. Napakawalang modong tao." "Pwede mo namang sabihin na oo lang," sagot naman ni Angel. Tumaas naman ang kilay ni Loreen. "Eh, totoo naman eh. Napaka-jerk niyang Mr. Anderson na yan. Kaya dapat lang nalaitin. So, what about him? Don't tell me nagkita kayo ulit. After all these years?" Hindi sumagot si Angel at nag-iwas lamang ito ng tingin. At ang katahimikang iyon ay siyang nagpagulat sa kanyang kaibigan. Napabalikwas si Loreen at halos matapon pa ang iniinom niyang wine. "What? How? Saan? Anong nangyari?" "Kanina sa charity event. Apparently, isa pala siya sa mga sponsors noon. Di ko malang chinek ng maiki. Nilapitan din niya ako at kinausap. Pero nagkunwari akong hindi ko siya kilala. Kaso mukhang kilala niya ako eh. Mukhang naaalala niyang lahat." Kinakabahang paliwanag naman ni Angel. "Grabe nga naman. Napakaliit talaga ng mundo. Okay na yung 5 taon na wala siya sa buhay mo eh. Tapos ngayon, bigla mo na lang siyang makakasalubong at hindi ka pa nakaiwas." Hindi makapaniwalang tugon naman ni Loreen. Muli itong nagsalin ng wine at sinalinan din niya ng baso ng kaibigan na kanina paubos. "What do you plan on doing now?" Tanong naman ni Loreen sa kaibigan. Halos mapahilamos naman si Angel sa kanyang mukha. "Hindi ko rin alam eh. Natatakot ako na baka kunin niya si Baba. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko eh. Galit na galit ako sa hayop na yun kasi talaga namang ginamit niya lang ako. Sinusumpa ko pang ang sukdula ng magunaw ang mundo. Hindi ako babalik sa kanya. Pero kanina, parang nangingiba po sa akin yung pakiramdam na siya yung tatay ng anak ko. Na kahit anong gawin ko, parte na siya ng buhay ko." Nagugulo ang sagot ni Angel na tila ba hindi na rin maintindihan ng sarili. "Pero do you realize na sa'yo na rin mismo nang galing na ginamit ka lang niya, diba? Baka nakakalimutan mo, tinaboy ka niya noon.
Tama lang na magpanggap ka na hindi mo siya kilala. If anything, you need to toughen up and prove na hindi mo siya kailangan sa buhay mo. You don't need that man anymore, Angel. Kayang-kaya mong alagaan ang anak mo. Nagawa mo nga after all these years. So anong ikinakatakot mo? Natatakot ako na baka kunin niya sa akin ang anak ko. Diretsong sabi ni Angel. Tinapik naman siya ni Lorraine sa balikat. Which is why, hanggat maaari, iwasan mo siya at huwag na huwag kang titiklop. Paalala at payo ni Lorraine sa kaibigan. Kinaumagahan ay sinimula na agad ni Angel ang kanyang araw. Marami siyang appointment ngayong araw, kaya kailangan niyang madaliin ang mga bagay. Hindi na nga siya nakapag-breakfast pa dahil kailangan niyang agahan sa headquarters. Kailangan niyang patunayan na nararapat lang na siyang mag-appoint bilang pinakabagong head ng charity. Nang makarating siya sa headquarters, ay sinalubong siya ng isa sa mga volunteers ng charity. Good morning, Miss Angel. Meron pong dumating na sponsor ng charity and nandito po siya para makipag-meet about sa donation. Sabi nito, sabay abot ng mga papeles kay Angel, na agad namang kinuha nito. Okay, doon na lang ako sa conference room de derecho. Thank you. Nakangiting sagot naman ni Angel sa isang volunteer. Pumasok na si Angel sa loob ng conference room at laking gulat niya nang ang makita roon sa kwarto ay walang iba kung hindi si Andre. Halos hindi makagalaw si Angel sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin kay Andre na prente lamang na nakaupo sa mesa. Good morning! Bate ni Andre kay Angel. Pilit na kinalma ni Angel ang kanyang sarili dahil baka mahalata pa ni Andre na wala siya sa wisyo. Naglakad pa si Angel papalapit sa isang upuan at saka umupo roon. So, Mr. Anderson, you are about to donate some money to the charity, right? Tanong ni Angel kay Andre na malalim na nakatitig sa kanya ngayon. Tila ba pinag-aaralan ni Andre ang bawat anggulo ng mukha ni Angel? Ramdam naman ni Angel iyon, kaya halos hindi siya makatingin ng diretso kay Andre. Well, hindi naman basta-basta lang ang pagdodonate. Hindi naman tapon-tapon lang ng pera ang nangyayari dito because we're doing this for charity. Hindi naman namin gusto na isipin nyo na binubulsa lang namin ang mga perang nakukuha. So to clarify, I will be discussing the plans and projects of our charity for this year. Sabi ni Angel, sabay abot ng brochure kay Andre. Inisa-isa niyang ipiniliwanag ang mga programang nais nilang ilunsad ngayong taon, pati na kung saan posibleng mapunta mga funds na mula sa mga donasyon ng mayayaman. Habang nagsasalita si Angel, ay napansin niyang hindi pa rin inaalis ni Andre ang titig niya sa dalaga. Hindi na nga nito ginalaw ang brochure na inaabot niya. Mukhang walang interes si Andre at baka nga wala pa itong naiintindihan sa mga sinasabi ni Angel. Is there something wrong, Mr. Anderson? May dumi ba sa mukha ko? Or are you even listening? I know medyo boring ang ganitong stuff pero gusto lang namin maging transparent sa mga nagbibigay ng donation sa charity. Umayos ng pagkakaupo si Andre at saka seryosong tumingin kay Angel. Dahil sa ginawang iyon ni Andre, ay biglang napatuwid ng upo si Angel. Naging iba na rin ang kanyang pakiramdam. I didn't come here to listen to whatever proposals you have for your charity. Matagal na akong sponsor ng charity na ito. I know everything. What I came here for is you. Saglit na natahimik si Angel dahil pinakiramdaman niya ang sitwasyon. Lalo rin lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pilit niyang tinatapangan ang sarili at saka seryosong tumingin din kay Andre. What do you mean, Mr. Anderson? Kung wala ka naman palang interest sa proposals, then I believe permahan mo na lang ang cheque at kontrata so we can wrap this meeting up. I don't entertain any personal matters here because I'm here for work. This conference room is solely for business matters. So let's keep it that way. Bahagyang napangisi si Andre. You've changed, huh? At kasabay ng pagbabago mo, nagsisinungaling ka na rin.
Do you think maniniwala ako na hindi mo ako kilala? You know me, Angel. But you keep on insisting that you don't. Because I don't know you, Mr. Anderson. Prior to this day, I have never even heard of you. So excuse me, kasi I honestly don't have any idea kung ano mga sinasabi mo. Tatayo na sana si Angel nang bigla siyang matigilan dahil sa susunod ng mga sinabi ni Andre. Bakit ka bumalik sa akin after 1 month? Bakit ka nagpakita sa akin pagkatapos kong putulin yung deal at bayaran ka? Did you wanna tell me something? Heck, did you want to reveal something, Angel? Ano? Were you pregnant? Is that what you wanted to tell me before? Buntis ka? We had a baby? Iyon ba? Tell me, Angel. Bakit ka nagpakita sa akin noon? Nakataligod na si Angel kay Andre, subalit halos maluha siya sa takot nang marinig ang mga ibinibintang sa kanya ni Andre. Hindi siya makapaniwala na mayroong mga ganitong hinala si Andre tungkol sa kanya. Tama nga siya. Hindi siya nakalimutan ni Andre. Alalang-alala pa rin siya ni Andre hanggang ngayon. At mukhang wala siyang kawala rito. Huminga ng malalim si Angel at siya kapatigas na nagsalita. I don't understand. And I don't know what you're talking about. Kung tapos na tayo rito, umalis ka na lang. Umalis ka na lang bago pa ako tumawag ng mga guard para paalisin ka mismo rito. Tumayo si Andre at siya ka naglakad patungo sa harap ni Angel. Go ahead. Tumawag ka ng tulong kung yan ang gusto mo. Pero we both know na hindi mo ako kayang itaboy sa kwarto na ito. You want me in this room, Angel? Because you want me. Nagsisinungaling ka, and that's obvious. Your lips may blurt out lies, pero your eyes say otherwise. Hindi ako kailanman nawala riyan sa isip mo. We both know that. Lumapit palalo si Andre kay Angel na nakaiwas ng tingin sa kanya. Nang makalapit siya ng tuluyan sa dalaga, ay hinawakan niya ang mukha nito at saka iniangat at iniharap sa kanya. Hinawi ni Andre ang buhok na nakatakip sa mukha ni Angel at doon ay nakita niya ang mga nangungusap na mata ng dalaga. Tama nga siya. Puro kasinungalingan man ang lumabas mula sa bibig ni Angel. Ibang-iba naman ang nais iparating at ipahiwatig ng mga mata nito. I can never forget you, Angel. Bulong ni Andre, sabay angkin sa labi ni Angel. Noong una ay nagpumiglas pa si Angel, subalit hindi kalaunan ay sumuko na rin ito. Pinakinggan niya na ang tawag ng kanyang laman at mapusok na tumugo na rin sa halik ni Andre. Naanimoy uhaw na uhaw siya para sa pagkakataong ito. Samantala, magtatanghali na nang makarating si Philip sa headquarters. Meron pa kasi siyang meeting na kinailangang puntahan kaninang umaga. Kaya hindi niya na nasundo pa si Angel sa kanyang kondo. Wala nang ibang agenda pa si Philip ngayong tanghali bukod sa flight niya mamayang gabi. Kaya naman, yayayain na lamang sana niya ang kanyang fiance na mag-lunch at sabay na silang kumaing dalawa bago ito umalis ng bansa. Nagparada na ng kotse si Philip sa labas. Nang makababa siya ay saktong naabutan naman niya mga volunteers na nagpapak ng mga boxes para sa donation sa isang bahay ampunan sa Maynila. Sir Philip, good morning po. Napadaan po kayo. Nakangiti at magalang na tanong ng isang volunteer kay Philip. Tinanguan naman niya ang mga ito. Actually, I will fly out of the country later in the evening. Wala na akong ibang meetings at agenda ngayong hapon kaya I decided to check here sa headquarters. May nakalibutan din akong i-consult at papirmahan na papeles kay Angel. Paliwanag naman ni Philip. Okay lang naman po kami rito, sir. Pagkatapos po naming mapak ang mga boxes ay idediretso na po namin to sa bahay ampunan sa Maynila. Dalawang pickup truck po, bali lahat. Tumango si Philip. I see. Anyway, where's Angel? Nandyan pa ba siya? Tanong nito sa isang volunteer. Yes po, sir. Kaninang umaga po dumating si Miss Angel. Meron lang po siyang kamit yata ngayon, si Mr. Anderson po. Magdo-donate po yata ulit.
Kumunot ang noon ni Philip. You mean Andre? Paniniguro ni Philip na ikinatangon naman ang volunteer. Opo, kanina pa nga po sila sa lobby. Maghintay na lang po siguro kayo sa office ni Miss Angel. O kung gusto niyo pong pumasok na lang kayo sa loob ng conference room, pwede naman po yata. Tila ba nag-ibang mukha ni Philip at nag-iba rin ang kanyang pakiramdam sa kanyang narinig. Kaya naman ang malamang kanina pa naroon ang dalawa ay hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon na puntahan ng mga ito. Hindi na nag-abala pang kumatok ng pinto si Philip, bagkos ay basta-basta na lamang niya itong binuksan. Ano kayang madatat na ni Philip? May alam kaya si Philip tungkol sa nakaraan ni Angel? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sorry babe, hindi ako makakasama sa lunch. Yeah, I understand. Nakikita ko nga. Busy ka. Anyway, kailangan ko na rin namang umalis. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikalimang kabanata. Binuksan na ng tuluyan ni Philip ang pinto. At nang siya ay makapasok, nadatnan niya si Angel na nakatalikod na kay Andre habang hawak-hawak ang folder ng mga papeles. Okay, Mr. Anderson. Just let me know if there are any other concerns about the donation. Napansin naman ni Angel na naroon na si Philip sa dulo ng pinto at nakatingin sa kanilang dalawa ni Andre. Kaya naman halos kumawala na sa dibdib ni Angel ang kanyang puso dahil sa sobrang kaba. Sa kung baka ano na ang nakita ni Philip bago pa man niya mapansin na nariyan na ito. At tuluyan ang nakapasok sa loob ng conference room. Naglakad papalapit si Philip kay Angel at saka humalik sa pisngin nito bilang pagbate. Hey babe! Wika ni Philip na ikinangiti naman ni Angel. Maya-maya lamang ay napatingin din siya sa direksyon ni Andre at saka rin ito binate. Oh wow! Ikaw palang pinag-uusapan sa labas na gustong maging pinakamalaking sponsor ng charity. You really have changed, Andre. That's good for you. Sabi ni Philip na ikinatangu lamang ni Andre. Pinasadahan pa nga nito ng tingin si Angel na ngayon ay halos hindi na makatingin ng diretso sa binata. Magsasalita pa sana si Philip nang tawagin ni Angel ang atensyon nito. Bakit ka nga pala napadaan? Hindi ba dapat nasa airport ka na ngayon? May flight ka papuntang Melbourne, hindi ba? Yeah, pero mamayang gabi pa naman yon. I came here para ayain ka mag-lunch. At meron din naman akong papapirmahan sa'yo na papeles. Sagot naman ni Philip. Nilingon nito si Andre at saka si Nenya-san. Bro, pwede bang lumabas ka muna? This is confidential eh. Sambit nito kay Andre. Tumingin pa si Andre kay Angel bago ito tumango at saka lumabas na ng conference room. Paglabas ni Andre ay hinalikan ni Philip si Angel. Nagulat pa si Angel dahil sa bigla ang halik na yon ni Philip. Nang makalayo si Philip ay ginitian nito ang dalaga. I just missed you. Tipid namang umiti si Angel bilang tugon. Pagkatapos ay iniabot na ni Philip sa kanya mga papeles na kailangan nitong pirmahan. Yeah, I need you to sign this para ito sa isang program na ilulunsad natin next week. Sabi nito habang tinuturo kay Angel kung saan siya pipirma. Tumango si Angel at saka kinuha mula kay Philip ang mga papeles na kailangan nito at saka isa-isang pinirmahan ang mga iyon. Pagkatapos niyang pumirma ay iniabot na rin niya kay Philip ang folder na naglalaman ng mga papeles. So, lunch? Tanong ni Philip kay Angel. Agad namang umiling si Angel dito. Ah, naku! As much as I want to, hindi ako makakasama mag-lunch. Busy kasi talaga eh. Marami akong appointment at meetings ngayong araw. Baka nga magpa-deliver na lang din ako ng pagkain. Sorry babe.
paghingi ng dispensa ni Angel kay Philip. Yeah, mukhang ang busy-busy ka. Makahulog ang wika ni Philip na siyang nagpakaba kay Angel. Sa katunayan, habang may nangyayaring kung ano sa kanilang dalawa ni Andre kanina, ay nakita niyang reflection ni Philip na papasok sa loob ng conference room. Glass kasi ang bintana noon at tinted lamang, kaya naman agad na siyang kumalas mula sa halik ni Andre. Kukunin pa sana ni Andre ang kanyang mga kamay, subalit saktong pumasok na sa loob si Philip at muntikan pa nga silang mahuling dalawa. Kaya rin sobrang awkward nung makapasok na si Philip. At kulang na lang ay manginig talaga sa kaba si Angel. Hindi nga niya alam kung kumalat na ba ang lipstick niya. Kaya taimtim na lamang siyang nanalangin na hindi maghinala ng kung ano si Philip. Anyway, kailangan ko na rin naman ng umalis. And you're right, mas maganda kung sa airport na ako magpalipas ng oras dahil rush hour na rin naman. Baka hindi pa ako umabot sa flight ko. So I guess I'll go ahead na. I'll walk you out. Nakangiting wika ni Angel, sabay lakad papalabas ng pinto. Kasabay si Philip. Inihatid na niya ito sa labas patungo sa kotse ni Philip na nakaparada sa harap. Naroon pa rin si Andre at may kinakausap na isang volunteer. Alam nga rin ni Philip na naroon pa si Andre, kaya naman ang magsalita na sana si Angel upang magpaalam ay agad niyang hinila ang dalaga papalapit sa kanya at saka ito mariing hinalikan at niyakapan ng mahigpit. Hindi naman maitago ng ibang mga volunteers ang kanilang kilig nang makita ang dalawang magkasintahan na ganoon kasweet sa kanilang harapan. Ay grabe, napakasweet talaga ni Sir Philip at Miss Angel ano? Bagay na bagay talaga silang dalawa. Nako, sinabi mo pa. Kaya nga dapat lang talagang ikasal na sila. At sila nang maging endgame. Mas nakakakilig pa sila kaysa sa mga love team sa TV. Ang swerte rin naman ni Miss Angel ano? Piruin mo, napakagwapo niyang si Sir Philip. At napakayaman pa. Ang bait-bait pa, talagang alagang-alaga si Miss Angel. Nako, kung ako yan, hihelmetan ko na yan at hindi na maagaw pa ng iba. Uy, swerte rin naman si Sir Philip. Bagay na bagay nga kay Miss Angel ang pangalan niya kasi para talaga siyang hulog ng langit. Sana all na lang talaga, diba? Kung ano-ano pang mga bulungan at paringgan ang narinig ni Andre, na siyang nagkuyom naman sa kanyang kamao. Hindi niya alam kung bakit, pero para bang nakaramdam siya ng galit at pagsiselos, particular na sa paraan ng pagpuri ng mga volunteers kay Philip. Iniisip ni Andre na kung alam lamang nilang katotohanan at kung kilala lang talaga nila si Philip, sigurado siyang hindi masasabi ng mga tao ang mga magagandang bagay tungkol sa kanya. Alam niya na kung ano man ang imahe ni Philip sa publiko ay pakitang tao lamang iyon at hindi talaga iyon ang tunay niyang kulay. May tinatagong lihim na pagkatao si Philip at inis na inis si Andre dahil lubusan kung magpabango ng pangalan na binata sa publiko. Dahil ilang araw ding nawawala si Philip sa Maynila upang umaten ng isang summit sa Melbourne, sinamantala na ni Angel ang pagkakataon na iyon upang makasama ang kanyang anak sa Maynila. Tinawagan na ni Angel ang tiyahin niyang bantay ng kanyang anak at saka ito sinabihan na lumuwas sa Maynila upang kahit papaano ay makasama niyang anak. Total ay bakasyon naman ito sa eskwela. Hindi kasi alam ni Philip ang tungkol sa tunay na katauhan ng anak ni Angel. Ang alam lamang nito ay inampon lang ni Angel ang bata dahil ulila na ito sa magulang. Wala kasing kaalam-alam si Philip tungkol sa buhay ni Angel. Ang alam din lamang niya ay mayaman si Angel at meron itong malaking negosyo sa probinsya. Kapag naman nagtatanong si Philip tungkol sa pamilya ni Angel, ay sinasabi lamang niya na ang tiyahin niya lang ang meron siya at namatay na ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Bagay na totoo naman. Hindi naman niya mabanggit-banggit na noong namatay ang kanyang mga magulang ay meron siyang isang masamang tiyuhin na kumukup sa kanya at pinagtrabaho siya sa isang resto bar. At pagkatapos ay ibinenta siya noon sa isang mayamang lalaki na siyang tunay na ama ng kanyang anak. Ang alam din ni Philip ay nakuha lamang ni Angel ang kanyang yaman dahil sa insurance at dating negosyo na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ano naman kasi ang sasabihin niya kay Philip?
na kaya siya yumaman ay dahil sa 3 milyong piso na ibinayad ni Andrzej sa kanya noon para sa kanyang serbisyo. Napinalago niya lamang ito dahil ayaw niya nang malugmok pa sa hirap. Hindi naman maaaring sabihin ni Angel yun dahil siguradong mag-iiba ang tingin sa kanya ni Philip. Ni hindi niya nga masabi na anak talaga niya ang kanyang baby at ipinakilala niya lamang ito bilang ampon niya. Naanak ito ng isang empleyado niya dati na namatay, kaya siya nang kumukop at nagpalaki sa bata. Dahil isinasabuhay talaga niya ang Charity. Hindi niya maamin kay Philip ang katotohanan, lalo na ngayong nararamdaman niya na mayroong tensyon sa pagitan ni na Philip at Andrzej. Nababalot siya ng takot dahil siguradong malulubog siya sa sobrang kahihiyan sa oras na lumabas ang katotohanan at malaman ng lahat kung anong nakaraan niya at ni Andrzej. Kinabukasan ay nag-file ng leave si Angel sa trabaho upang sunduin sa airport ang kanyang tiyahin at anak. Sabik na nga si Angel dahil ilang buwan na rin mula nang huli siyang makauwi sa probinsya at makasama ang anak. Kaya naman lulbos-lubosin na talaga niya ang pagkakataon upang makasama ang kanyang anak at malibot man lang ito sa Maynila. Habang nasa ibang bansa pa si Philip, total hindi naman na kailangang malaman ni Philip na pinaluwas niya ang kanyang anak sa Maynila. Maaga pa nga lamang ay naroon na si Angel sa airport. Hindi na nga siya nakatulog sa sobrang excitement. May daladala pa nga siyang isang malaking teddy bear para ibigay iyon sa kanyang anak. Kulay blue ito at dahil iyon ang paboritong kulay ng kanyang anak na si Scotty. Kasalukuyang nakaupo si Angel sa kanyang kotse. Imbis na siyang magmaneho ay may kasama siyang driver dahil mas gusto niya mag-focus sa kanyang anak. Excited na lumabas si Angel ng kotse at saka nag-abang sa labas ng terminal. Hindi na maitago ni Angel ang tuwa dahil sa wakas, sasalubungin niya ang kanyang anak at mayayakap niya itong muli. Lalong lumawak ang ngiti ni Angel nang matanaw na mula sa malayo ang anak niya, pati ang kanyang tiyahin. Kumaway si Angel sa mga ito at tumakbo na nga papalapit sa kanya ang kanyang anak. Mama! Masayang hiyaw ni Scotty. Lumuhod pa si Angel upang maging kapantay niya ang kanyang anak. At nang masalubong niya ng anak, ay mahigpit niya na itong niyakap at saka paulit-ulit na pinuulanan ng halik sa pisngi. Mama, missed you, Papa! Natutuwang wika ni Angel na tila ba abot langit ang pasasalamat dahil nasilayan niyang muli ang kanyang anak. Ilang buwan din na puro video call niya lamang ito nakikita at sa mga tawag lamang niya naririnig ang boses ng anak. Ngayon ay kasama niya na ito at hindi siya makapaniwala dahil parang napakatagal na panahon din niyang nawalay rito. I missed you too, Mama. I'm hungry na po. Pwede na po tayo eat? Tanong ni Scotty sa kanyang ina. Natawa naman ang bahagya si Angel dahil sa sinabi ng anak na humawak pa sa tiyan nito upang ipakita na gutom na talaga siya. Ay nako, kanina pa nga niya nagsasabi na gutom na siya. Pinakain ko naman bago kami umalis ng Cebu. At ang dami pang nakain sa airport at sa aeroplano. Pero alam mo naman na napakahilig talagang kumain ang batang yan. Kaya nga napakalusog na. Wika naman ang Tia Dolor ni Angel. Ngumiti si Angel. Kamusta naman po, Tia Dolor? Kamusta naman po kayo sa Cebu? Pasensya na talaga, nakakahiya naman na ikaw pang nag-aalaga kay Scotty. Pero naiintindihan niyo naman ho ang sitwasyon ko, ba? Diba? Tumango si Tia Dolor. Aba, oo naman. Para saan pa't pamangkin kita at apo ko yung si Scotty. Kahit malikot at makulit ang batang yan ay mahal na mahal ko yan. Huwag mong intindihin dahil mas mainam na yon kaysa naman kung ano pang mangyari kapag narito si Scotty sa Maynila. Alam din kasi ng tiyahin ni Angel ang kanyang naging sitwasyon. Kaya naman nang malaman nito ang ginawa sa kanya ng masama niyang tiyuhin noon, ay hindi na talaga nagdalawang isip pa si Tia Dolor na kukupin na si Angel at ang anak nito. Saan mo gustong kumain, Baba? Tanong ni Angel sa anak. Gusto ko, Mama, ng chicken. Excited na wika ni Scotty. Tumango naman si Angel at saka hinawakan ang kamay ng anak. Okay, kakain tayo ng chicken. Tara na.
Lingid sa kaalaman ni Angel, ay kasabay ng kanyang anak at tiyahin sa flight ang secretary ni Andrei na siyang nagbayad ng 3 milyon kay Angel noon. At lingid rin sa kanyang kaalaman na kanina pa ito nagmamasid sa kanila. Namukhaan kasi ng secretary ni Angel at nakita nitong may sinalubong itong bata. Nagmamadaling tinawagan ng secretary si Andrei. Hello sir, nasa airport po ako ngayon at nakita ko si Angel na may sinundong bata. I believe anak niyo po siya sir. Nang marinig ni Andrei iyon ay tila ba tumigil ang kanyang mundo. Sakto namang nasa kotse siya at malapit din siya sa airport, kaya agad niyang inutusan ang kanyang driver na lumiko patungong airport. Bilisan mo mag-drive, utos ni Andrei sa kanyang driver habang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ang sinabi ng secretary. Makikita na kaya ni Andrei ang kanyang mag-ina? Aaminin naman kaya agad ni Angel na anak ni Andrei si Scotty? May nakita kaya talaga si Philip na nangyari kina Andrei at Angel? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sino siya, Mama? Theodore, pakipasok si Scotty sa kwarto. Tapatin mo nga ako, Angel. Anak ko ba siya? Anak ko bang batang yun? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-anim na kabanata. Saktong-sakto nang makarating ang sasakyan ni Andrei sa airport, ay siya namang pag-alis ng sasakyan ni Angel. Sinalubong din si Andrei ng kanyang assistant at saka itinuro ang sasakyan ni Angel na kaaalis lamang. Follow that car, bilis! Utos ni Andrei sa kanyang driver na agad namang sumunod at pinaharurot ang sasakyan upang sundan ang kotseng tinutukoy ni Andrei, kung saan lulan ngayon si Angel at ang anak nito. Ay nako, napakakulit at bibo talaga niyang si Scotty. Hindi ko ba naikwento sa'yo na nag-volunteer yung magbasa ng libro no reading month nila sa school? At talaga namang pinupuri pa ng mga teachers niya. Napakagaling na bata, matalino pa. Napakataas naman ng mga grades niyan sa school. Kwento ng tiya Dolor ni Angel nang magtanong ito ukol sa anak. Nang dahil sa narinig ay nilingon ni Angel si Scotty na nakaupo sa kanyang gilid. Talaga ba, Baba? Nagbasa ka sa harap ng maraming tao? Yes, Mama. At hindi po ako kinabahan. Kasi maganda yung story na ni-read ko. Kumpiyansang sagot naman ni Scotty. Marahang ginulo ni Angel ang buhok ng anak at saka ito hinalikan sa noo. Wow! Ang galing-galing naman talaga ng baby ko. Natutuwang sambit naman ni Angel. Magaling naman talaga yan si Scotty. May pagkamakulit lang din minsan. Mana yata sa'yo. Parinig at biro ni Tia Dolor na ikinatawa naman ni Angel. Grabe naman yun, Tia Dolor. Para namang naging pasakit ako ng ulo sa'yo. Natatawang biro ni Angel na ikinangiti rin lamang ng kanyang tiya. Dahil traffic at rush hour, minabuti na lamang ni Angel na magpa-deliver sa kanyang kondo ng pagkain nilang mag-anak at huwag nang kumain sa labas. Dahil baka kung sino pang makakita sa kanila. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakita na nga sila ni Andrei at nakasunod ngayon ang kotse nito sa kanila. Maya-maya lamang ay nakarating na sila sa kondo. Bumaba na si Angel mula rito at saka inalalayan ang tiyahin at anak pababa. Natanaw ni Andrei mula sa malayo na may hawak-hawak ng bata si Angel. Subalit hindi niya gaanong namukhaan ang batang iyon dahil nahaharangan ito ng bag ng tiyahin ni Angel. Sumakay na rin sila sa elevator at hindi na natanawan pa ni Andrei ang bata. Pero malakas ang kutob ni Andrei na anak nga niya ang bata dahil nakita niya na medyo maliit pa ito at tansya niyang nasa 4 o 5 taong gulang pa lamang ito. Sakto sa panahong nakasama niya si Angel noon. Hindi na napigilan pa ni Andrei ang kanyang sarili. Bumaba siya ng kanyang kotse at saka nagmadaling pumunta sa lobby upang tanungin kung ano ang room number ni Angel. Tatanggi pa sana ang receptionist
Naibigay ito dahil hindi naman nila pwedeng ilabas ang ganoong klaseng impormasyon nang maglabas bigla ng pera si Andre. Hindi na nakatanggap ang receptionist at ibinigay rin dito ang room number ni Angel. Nagmamadaling umakyat si Andre patungo sa unit ni Angel at nang makarating siya sa harap, ay paulit-ulit niyang pinindot ang doorbell. Ay baka ayun na yung delivery! Wika ni Angel. Yay! Chicken! Natutuwang cheer naman ni Scotty. Tumayo na si Angel upang tanggapin ang delivery. Pero nang buksan niya ang pinto, ay halos tumigil ang kanyang mundo nang makita roon si Andre. Hindi pa nakakapagsalita si Angel nang bigla't basta-basta na lamang pumasok si Andre sa kanyang unit. Andre, ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka nga! Kinakabahang wika ni Angel. Subalit, huli na ang lahat. Dahil nakita niyang natigilan si Andre nang makita si Scotty na nakaupo at naglalaro. Theodore, pakipasok mo na si Scotty sa kwarto. Pakiusap ni Angel sa kanyang tiyahin at siya kamakahulog ang tumingin dito. Pero bago pa man maipasok ni Theodore si Scotty sa kwarto, ay nagtanong si Scotty kay Angel. Sino siya, Mama? Napayuko na lamang si Angel nang marinig ang tinanong ng anak. Alam niya na sa puntong iyon ay wala na siyang kawala pa. Theodore, pag-uulit ni Angel. Tumango ang kanyang tiyahin at saka ipinasok sa kwarto si Scotty. Andre, hinarap ni Andre si Angel at saka diniretso ito. Tapatin mo nga ako, Angel. Anak ko ba siya? Anak ko bang batang yun? Agad na umiling si Angel. Bakit? Kapag sinabi kong anak mo nga siya, anong gagawin mo? Ha? Paninindigan mo ba? Pananagutan mo? Susustentuhan mo? Biglang naaligaga si Andre nang marinig ang sagot ni Angel dahil parang kinumpirma na rin ito na anak nga niya ang bata. Hindi mo pwedeng ipagkait sa akin ang anak ko, Angel. I am his father. Meron akong karapatan sa kanya. Napangisi si Angel. Wow! Karapatan, ha? Alam mo pala yung salitang yun? Well, kung usapang karapatan lang din naman, nasaan ang karapatan kong tumanggi sa'yo nung gabing yun? Paulit-ulit ako nakiusap sa'yo. Pero hindi ka nakinig. Nagbingi-bingihan ka sa akin, Andre. Sariling interes mo lang ang inisip mo. Kakaiba nga talaga kayong mga mayayaman, no? Mga wala kayong kaluluwa. Halos mabasag na ang boses ni Angel dahil nararamdaman niya na ang sarili niya na malapit nang maiyak. Bigla namang nanlambot si Andre. Eh, hindi ganun yun, Angel. I am very sorry for what happened years ago. I know I did wrong. And I'm very sorry for that. Kaya please, hayaan mo ako makabawi. Hayaan mo akong maging ama ng anak ko. Anak mo nga siya. Diretsong wika ni Angel. Tila ba nabunutan ng malaking tinik sa dibdib si Andre nang marinig iyan? Can I see him? Hold him? Marahas na umiling si Angel bilang pagtanggi. Hindi ngayon, Andre. Hindi niya alam ang tungkol sa'yo. Ayoko mabigla siya. Kaya hayaan muna natin siya. Napayuko si Andre. I understand. Does Philip know about him? Hindi nakasagot si Angel. Saglit silang nabalot ng katahimikan. Paano ba naman niya sasabihin kay Andre ang totoo na tinatago niya ang sarili niyang anak kay Philip? Hindi. Hindi naman niya kailangang malaman. Kumunot naman ang noo ni Andre dahil sa sagot na iyon ni Angel. But you two are getting married, right? Bakit hindi niya alam ang tungkol sa anak mo? Wala kang karapatang questionin ang mga desisyon ko sa buhay. Ngayong alam mo na ang tungkol sa anak mo, makakaalis ka na. Umangal si Andre. No! Anong wala akong karapatang questionin ka? That's my son we're talking about. Kapag ikinasal kayong dalawa ni Philip, anong mayayari sa anak ko? Saling pusa na lang sa mga buhay ninyo? Anak ko pa rin siya. Akong bahalang magdesisyon para sa anak ko, Andre.
Huwag kang umasta na akala mo ikaw ang nagpalaki at nagtaguyod. If anything, wala kang naitulong. At kung tutuusin, wala ka talagang karapatan sa kanya. But I want what's best for him, Angel. Ayokong mapaano ang anak ko ngayong kilala ko na siya. Ano na lang magiging reaksyon ni Philip kapag nalaman niya ang tungkol sa kanya? That's exactly what I'm afraid of. Hindi mo ako naiintindihan kasi hindi mo naman naranasang maapi at mapahiya. Kaya kong sikmurain ang mga masasakit na salita. Pero hindi ko kakayanin kapag natanggap yun ang anak ko. Kaya naghihintay ako ng tamang panahon at pagkakataon, Andre. Huwag mo sana akong madaliin at questionin dahil mahirap din para sa akin ito. Paliwanag ni Angel. Naunawaan naman ni Andre ang pinanggagalingan ni Angel. Naramdaman niya na merong dahilan kung bakit hindi pa handa si Angel na ilabas ang katotohanan. Gustuhin man niyang tulungan si Angel, naisip niya na mas mainam kung respetuhin na lamang niyang desisyon ni Angel dahil minsan niya nang hindi nirespeto ito. Ako na lang bahala magsabi. Ako na rin ang bahala kung kailan. Kaya hayaan mo na ako, please. Pakiusap ni Angel. Marahang tumango si Andre sa kanya, kaya tipid na ngumiti si Angel bilang pasasalamat. Total, nandito ka rin naman. Pwede mo na rin siguro siyang makita. Sabi ni Angel, tila lumiwanag ang mukha ni Andre nang marinig iyon. Tinawag ni Angel ang atensyon ng Tia Dolor niya at saka pinalabas si Scotty mula sa kwarto. Scotty, this is Tito Andre, friend ni Mama. Pagpapakilala ni Angel, hindi na umangal pa si Andre dahil mas mainam na iyon kaysa naman ipagkait pa ni Angel ang bata sa kanya. Niyakap ni Andre ang bata at naiyak siya ng mahaga nito. Nagugulahan naman siyang tiningnan si Scotty. Bakit ka po nagka-cry, Tito Andre? Inosenteng tanong ni Scotty. Ah, napuwing lang ako. Hey Scotty, ang cute-cute mo naman. Wika ni Andre nang makalayo na siya sa anak. Bahagya niyang ginulong buhok nito at siya kanginitian. Ngumiti lamang si Scotty bilang tugon at lumapit nang muli sa kanya ang Lola Dolor. Makaka-uwi ka na. Sabi ni Angel sabay giya kay Andre patungo sa pinto. Sumunod naman si Andre doon. Nang makalayo na sila ay muling hinarap ni Andre si Angel. Pero paano naman ako? Paano niya malalaman na akong tunay niyang ama? Hanggang kailan ako magiging Tito Andre lang sa buhay ni Scotty? Magpasalamat ka na lang at hinayaan pa kitang makilala siya. Sa laki ng kasalanan mo sa akin, hindi ako nagbibiro kapag sinabi kong wala ka talagang karapatan sa kanya. Pero ibinigay ko pa rin sa iyo ang pagkakataon na makilala ang anak ko. Huminga ng malalim si Andre at saka kinapa ang kanyang bulsa. Dumukot siya ng calling card mula sa kanyang wallet at saka iniabutihan kay Angel. If you need anything, kahit ano, para sa anak natin, just call me. Please don't hesitate to call me. Tinanggap na lamang ni Angel ang calling card. Gayunpaman, hindi pa rin kumpiyansa si Andre sa sitwasyon ni Philip at Angel, lalo na't alam nito kung ano ang nakaraan ng binata. Naka-leave pa rin si Angel sa trabaho. Kasalukuyan siyang nagluluto ng tanghalian nilang mag-anak habang naglalaro si Scotty sa may sofa. Ang Tia Dolor naman niya ay namili ng mga yarn para sa kanyang pagsusulsi. Maya-maya lamang ay biglang tumunog ang doorbell ng unit ni Angel. At dahil tapos na ang kanyang niluluto, pinatay na niya ang kalan at saka lumapit sa pinto upang buksan iyon. Malamang ay nakabalik na ang kanyang Tia Dolor mula sa bilihan. Nang buksan ni Angel ang pinto ay halos mamutla na lamang siya nang makita kung sino ang naroon. Surprise, babe! Nakangiting wika ni Philip na may daladalang bulaklak. Hindi pa nakakapag-react si Angel nang bigla siyang halikan at yakapin ni Philip. Pumasok na rin ito sa loob ng unit. Napaaga ang flight ko kasi natapos din naman agad ang summit. Naisipan ko na i-surprise ka para makapag-lunch day tayo. Kasi hindi naman tayo nakakapag-date bago ako makaalis, so... Natigilan si Philip nang makita si Scotty na naglalaro sa sofa. Kunot noon niyang nilingon si Angel na nakasunod sa kanya.
Anong ginagawa niyan dito? Ah, naisipan ko kasi na baka pwede siyang makapagbakasyon muna rito sa Maynila. Total, wala namang pasok. Para na rin makapagpasyal kahit papaano. Kinakabahang sagot ni Angel. Bahagyang tumaas ang kilay ni Philip. Wow, ang bait mo naman sa ampon mo. Anyway, total, nandito na rin naman siya. Bakit hindi na lang tayo mag-dinner mamaya? Sa mansion ko? Talaga? Tumango si Philip. Yeah, dinner's on me. Total, gusto mo namang maipasyal ang anak mo. Dalhin mo na lang din doon. Nagpasalamat si Angel kay Philip. Mukhang kahit papaano, ay handa rin naman si Philip na i-welcome ang kanyang anak sa buhay nito. Kinagabihan ay nagtungo na si Angel sa mansyon ni Philip. Sinalubong sila ng mayordoma at sinabing malapit nang matapos ang hapunan. Nag-alok ng tulong si Angel at ang kanyang Tia Dolor sa mga ito. Behave ka muna ha. Upo ka muna riyan. Sa kitchen lang si Mama at Lola. Bili ni Angel sa anak. Tumango naman si Scotty at saka tahimik na naupo. Pero dahil bata, umusbong ang pagiging mausisa nito. Tumayo si Scotty at saka naglakad-lakad paikot sa mansyon. Namangha ang bata sa mga nakikita niyang bagay. Kaya naman hindi niya na napigilan pa ang sarili na hawakan ng mga iyon. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay natabig ni Scotty ang isang bagay na napakahalaga kay Philip. Halos hindi makagalaw ang bata nang mabasag niya ito. Maya-maya lamang ay bigla itong napabalikwas nang marinig si Philip. What the? Galit na galit si Philip nang makita ang nabasag ni Scotty. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito. Wala ka talagang kwentang bata ka! Sabi nito. At akmang sasampalin sana si Scotty nang biglang dumating si Angel. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang kailan kaya itatago ni Angel ang katauhan ni Scotty kay Philip? Tuluyan na kayang mapagbuhatan ng kamay ni Philip si Scotty? Ano naman kaya magiging reaksyon ni Angel? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pero diba napag-usapan na natin to? Nangako ka naman sa akin na okay lang sa'yo na sa kasal na lang natin, diba? Kaunting panahon na lang naman. Hintayin na lang natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikapitong kabanata. Bahagyang ibinaba ni Philip ang kanyang kamay at saka hinila si Scotty papalapit sa kanya para sa isang yakap. Nagkunwari siyang niyayakap niya lamang ang bata dahil narinig niya nang papalapit si Angel sa kanilang direksyon. It's okay, it's not your fault. Paniniguro ni Philip kay Scotty habang nakatingin sa nabasag nito. Halos mapuno naman ng pagtataka si Scotty dahil kanina lamang ay galit na galit si Philip at natakot pa nga siya rito. Samantala ngayon ay nakayakap na ito sa kanya at sinisigurado pa siyang ayos lamang ang lahat. Anong nangyari? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Angel nang makalapit siya kay Philip at Scotty. Nakita ni Angel ang nabasag na vase sa tabi ni Scotty. Kaya naman nagmamadali niyang pinaalis ang dalawa dahil baka masugatan pa sila ng mga bubog. Agad rin sinipat ni Angel ang anak upang matingnan kung meron ba itong gasgas o kahit anong sugat dahil sa nabasag. Okay ka lang, Baba? Mahinahong tanong ni Angel sa anak na ikinatangu naman ito. Pasensya na sa nabasag ah, kung nabasag man ni Scotty yan. Babayaran ko na lang. Pasensya na talaga. Paghingi ng dispensa ni Angel. Umiling naman si Philip sa alok niyang ito. No, it's okay. I can buy a new one. Vase lang naman yan. Tipid na lamang nang umiti si Angel. Habang si Scotty naman ay natatakot pa rin kay Philip. Nakita kasi niya na pinapasadahan pa siya ng masamang tingin ni Philip. Kaya naman yumakap siya sa kanyang ina. Maya-maya lamang ay handa na ang dinner kaya nagtuho na silang lahat sa dining. Tahimik lamang si Tia Dolor na tinutulungang kumain si Scotty sa gilid. Habang si Angel at Philip naman ay pinag-uusapan ang kanilang kasal. Babe, are you even listening?
pagkuha ng atensyon ni Philip kay Angel. Napalingon naman si Angel sa kanya dahil dito. Ano ulit yun? Tanong ni Angel. Nakatingin kasi sa anak at pansin niyang medyo umiiwas si Scotty kay Philip at halos hindi ito makatingin sa binata. Naani mo'y takot na takot. Ang sabi ko, kailangan ngayon pa lang ma-finalize na natin ang guest list para as soon as possible ay makapag-release na rin tayo ng invitations. Pag-uulit ni Philip. Tumango naman si Angel. Kung ganun, dapat imbitado lahat ng nasa charity. Pati yung mga volunteers. Kahit simpleng kasal lang naman, hindi naman kailangang in grande. Kumunot ang noon ni Philip dahil sa kasal na gusto ni Angel. Are you sure? Gusto mo ng simple? Of course, I have to invite my business partners. Mga tycoons ang mga yon. They wouldn't be impressed with simple. And dapat i-cover din ng media ang kasal natin. Iyon ang dapat na mangyari. Sagot naman ni Philip. Ha, masyadong ingrande naman yon. At saka isa pa, mas maganda kung yung mga parte talaga ng buhay natin ang imbitado. Yung mga miyembro ng charity, pamilya na natin sila, hindi ba? Halos mapailing na lamang si Philip sa mga suhestyong sinasabi ni Angel. Well, I'm not saying na hindi na sila imbitado sa kasal. Ang sinasabi ko lang, we should invite all the biggest people in the business to our wedding. Oras na naroon sila at may media, malaking chance yun for publicity. Ayaw mo ba nun? Medyo nag-aalinlangan pa rin si Angel. Sinisiguro naman siya ni Philip na mas makakabuti kung ganoon nga ang mangyari sa kasal nila. In that way, mas makakakuha tayo ng mga sponsors para sa charity works. It's the best thing to do. Wala namang nagawa si Angel, kundi ang tumango dahil mukhang baliwala naman ang magiging komento niya. Lalo na ngayong mukhang desidido naman na si Philip para sa lahat. Noong gabing iyon, ay nagpakitang gila si Philip at todo kumakaalaga kay Scotty. Nakipaglaro pa ito at tinuruan pa ng kung ano-anong magic tricks. Bagay na ikanatuwa naman ang bata. Natuwa naman ang kaunti si Angel dahil mukhang mas mapapadali na ang pagbubunyag niya ng katotohanan ukol sa katauhan ni Scotty. Dahil mukhang tinatanggap naman na siya ng maluwag ni Philip sa kanyang buhay. Nang mapatingin si Angel sa kanyang orasan at mapagtanto kung anong oras na, ay tinawag niya ng atensyon ni Philip upang sabihin na uuwi na sila. Gabi na rin eh, kailangan ko nang matulog ng maayos ni Scotty. Wika ni Angel. Nakatulog na rin naman kasi talaga si Scotty dahil sa sobrang pagod. Bagay na sinadyang gawin ni Philip. No, di naman siguro maganda kung gigisingin mo pang bata. Dito na lang kayo magpalipas ng gabi at patulog. Papahatid ko na lang kayo ng maaga bukas. Doon na lang sa guest room kayo magstay, ipapahanda ko lang kay Manang. Parte iyon ang plano ni Philip. Gusto niyang magalaw si Angel ngayong gabi dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam niya sa kanilang dalawa ni Andre. Nais niya sanang patunayan na sa kanya lamang si Angel at tuluyang angkinin ang dalaga. Pero ayaw talaga ni Angel na makipagsiping pa kay Philip dahil na rin sa trauma. Hiniling niya rito noon na kung maaari ay sa kasal na lamang nila. Pumayag naman si Philip dito noong una. Subalit ngayon, ay tila ba naiinip na ito at hindi na makapaghintay pa. Wala nang nagawa si Angel dahil tama nga naman si Philip at tulog na ang kanyang anak. Binili na lamang niya ang kanyang tiya na ayusin na si Scotty. Susunod na sana si Angel, pero agad na tinawag ni Philip ang atensyon niya. I need to show you something upstairs. Wika ni Philip at tumango naman si Angel. Pumasok sila sa loob ng kwarto ni Philip. Wala namang kahit anong hinala si Angel dahil ang sabi ni Philip ay may ipapakita lamang ito. Pero nilakagad ni Philip ang pinto na makapasok sa loob. Upo ka, alok ni Philip. Umupo naman si Angel at hinintay na ipakita sa kanya ni Philip. Kinuha ni Philip ang kanyang iPad at saka ipinakita kay Angel ang pictures ng bago nilang warehouse para sa mga donations na pumapasok sa charity. Lumapit naman si Angel upang mas makita niya ang mga larawan. At sinamantala na ni Philip ang pagkakataon na iyon upang halikan si Angel. Tumugon din naman si Angel sa halik ni Philip.
Ngunit nang maramdaman niya na mas nagiging mapusok na si Philip at nagsisimula nang maglakbay ang mga kamay nito sa dibdib at bewang ni Angel, ay agad siyang dumistansya mula rito. Bakas na man sa mukha ni Philip ang pagkatismaya sa biglaang paglayo ni Angel. Hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sarili at kinumprunta ito. What the heck, Angel? Ikakasal din naman tayo eh. What's the difference kung gagawin na natin to ngayon? Alam kong gusto mo rin naman to. Pero diba, napag-usapan na natin to. Nangako ka naman sa akin na okay lang sa'yo na sa kasal na lang natin, diba? Kaunting panahon na lang naman. Hintayin na lang natin. Umigting ang panga ni Philip dahil sa narinig. Pero dahil wala na rin naman siyang magagawa pa, hinayaan na lamang niya si Angel. Ipapahatid ko na kayo ngayon. Gisingin mo na yung bata para makauwi na rin kayo. Sabi ni Philip, dahil baka lalo pa niyang hindi makontrol ng kanyang sarili at kung ano pa ang kanyang magawa. Ramdam naman ni Angel na nag-iba ang mood ni Philip, kaya sumunod na lamang siya rito kaysa lalo pa siyang pag-inita nito. Nang makaalis sila ni Angel ng mansyon ay dali-daling minessage ni Philip si Cassie na nagsisilbing kanyang F-body. Anak na babae ito ng isa sa mga kasosyo niya sa negosyo. May gusto sa kanyang dalaga, pero hindi naman talaga niya gusto ito dahil nga si Angel ang babaeng nananais niya. Ginagamit lamang ni Philip si Cassie bilang paraosan dahil hindi naman niya napipigilan ang tawag ng kanyang laman. Meron siyang uhaw na nagagawang pawiin ni Cassie, bagay na hindi mapuna ni Angel. Makalipas lamang ang ilang minuto ay dumating na rin si Cassie sa hotel na kinaroroonan ni Philip. Dumiretso na ito sa kwarto ni Philip at nang makapasok ito ay tanging makapal na coat lamang ang suot nito. Wala itong kahit na anong saplot. At nang alisin nito sa harap ng binata, ay marahas lang pumaibabaw si Philip sa katawan nito. Hindi na nag-atubili pa si Philip na angkinin niya ang bawat parte ng katawan ng dalaga. Dito niya ibinuhos ang init na nararamdaman niya para kay Angel. Hindi nagdalawang isip si Philip sa bawat paghampas ng kanyang bewang sa katawan ng dalaga. Baon kong baon ang kanyang sarili ang ginawa niya rito. Halos mag-iwan din si Philip ng marka sa kung saan sa ang parte ng katawan ni Cassie. Sa bawat halinghing na binibitawan ng dalaga ay siyang ganado naman sa paggalaw ni Philip. Nang matapos silang dalawa ay napasandal na lamang si Philip sa headboard ng kama. Hingal na hingal at pawis na pawis pa silang pareho. This will be the last time na magkikita tayo. I'm getting married soon. Sambit ni Philip na ikinatawa naman ni Cassie. Are you freaking kidding me? You? You're getting married to that filthy woman? Bakit? Kaya niya bang gawin ang mga bagay na ginagawa ko sa'yo? Can she do this? Malanding tanong ni Cassie, sabay hawak sa pagkalalaki ni Philip. Hinalikan niya ito sa dibdib at pababa ng pababa ang halik nito, hanggang sa idikit ang kanyang mga labi sa ibabang bahagi ng katawan ng binata. Sa katunayan, gustong-gusto talaga ni Cassie si Philip. Matagal na nga niyang pinipilit ang kanyang ama na iset up ito sa binata. Subalit engaged na si Philip kay Angel, kaya malabo nang mangyari ito. Hindi kasi gusto ni Philip si Cassie, gawa ng napakapangit na reputasyon nito. Kung sino-sino kasi ang lalaking nakasama nito, at balibalita rin na makailang beses na itong nagbalaglag sa Amerika dahil dito. Ayaw ni Philip sa mga ganoong klaseng babae. Kaya naman si Angel talaga ang gustong-gusto niya dahil napakalinis at ganda ng reputasyon nito. Bagay na pinaniniwalaan niya. Gusto niya kasi na magandang reputasyon ang magiging asawa niya dahil matagal niya nang iniingatan at iniiwasan na madumihan ang kanyang pangalan. Kinabukasan ay sinundo na ni Philip si Angel mula sa site na pinuntahan ng dalaga. Napakahaba na nang naging araw ni Angel, kaya naman laking pasasalamat nito nang sunduin na siya ni Philip sa site. Gusto mong mag-dinner? Alok ni Philip. Umiling naman si Angel. Pagod na rin talaga ako, sa bahay na lang siguro ako kakain. Baka nagluto naman si Chadolor. Habang nasa biyahe ay panaykwento si Angel tungkol kay Scotty. Iniisa-isa niya kay Philip ang mga achievements, hobbies at kung ano-ano mga hilig ng anak, pati na ang mga detalye upol dito.
Halata naman kay Philip na wala itong interes, kaya tahimik lamang ito at puro tango lamang ang ginagawa. Maya-maya pa ay pinahintuna ni Angel ang kotse nang may madaanan silang convenience store. Bibili lang ako ng chocolates para kay Scotty. Matagal na kasi siyang nagre-request, sabi ni Angel. Okay, bilisan mo lang, sagot naman ni Philip. Bumaba na si Angel ng pouch lamang ang daladala at pumasok sa loob ng convenience store. Kumuha na si Angel ng mga tsokolate. At nang pumunta siya sa cashier upang magbayad, ay walang sapat na barya ang cashier para sa kanyang pera. Tinawagan niya si Philip at saka nakiusap na kumuha ng barya sa kanyang wallet at iabot sa kanya sa loob. Nag-okay naman si Philip at sinabing huwag lang lumabas si Angel ng convenience store dahil lumakas na ang ulan at wala itong payong. Sandali lang, miss, ha? Hiling ni Angel sa cashier at ikinatangu naman ito. Gumilid muna si Angel upang makapagbayad naman ang ibang nakapila sa likod niya. Kinuha na ni Philip ang wallet ni Angel sa bag nito. Subalit imbes na pera ay isang calling card ang nakuha niya. Kunot noon niyang iniingat iyon at halos umigting ang kanyang panga nang mabasa ang pangalan ni Andre doon. Galit na nilukot ni Philip ang calling card na iyon at hinampas niya ang manibela dahil sa inis. Saan kaya dadalhin si Philip ng kanyang pagsiselos kay Andre? Hanggang kailan kaya may tatago ni Angel ang totoong katauhan ni Scotty kay Philip? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. What happened to you, dear? Bakit may tahi ka sa noo? Where did you get that? Did someone try to hurt you? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikawalong kabanata. Iniabot pa rin ni Philip kay Angel ang pitaka nito sa loob ng convenience store, kasama ng isang payong. Magpapasalamat pa sana si Angel, subalit nagmamadali na rin lumabas si Philip. Marahil ay ayaw lamang nitong magtagal sa loob at mas gustong manatili na lamang sa sasakyan. Kaya naman nagkibit-balikat na lamang si Angel at binayaran na sa counter ang tsokolating binili para sa anak. Pagkatapos ay bumalik na si Angel sa sasakyan. Nagsimula na magmaneho muli si Philip. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay nagkwentong muli si Angel ukol sa kanyang anak na si Scotty. Pero hindi tulad kanina. Wala nang isang imik o tanguman lang na ibinigay sa kanya si Philip. Nakatingin lamang ito ng diretso sa daan at hindi kumikibo. Kaya naman minabuti na ni Angel na ibahin ang paksa at nagtanong na lamang ukol sa Charity. Kamusta nga pala yung summit mo sa Melbourne? Hindi mo pala nakwento yun. Usisa ni Angel. Subalit hindi pa rin umimik si Philip. Bagay na labis na ipinagtaka ng dalaga. Hindi niya lubos mawari kung bakit bigla na lamang naging ganoon si Philip. Dahil sa pagkakatanda niya, ay wala naman silang naging away nito. Maya-maya lamang ay ipinarada na ni Philip ang kanyang kotse sa gilid. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at marahas niyang hinalikan si Angel. Tinanggal na rin niya agad ang damit nito at napaluhan na lamang si Angel nang mapagtanto niya ang mga nangyayari. Philip, wag! Naluluhang pakiusap ni Angel kay Philip habang pilit na itinutulak ang binata papalayo sa kanya. Subalit masyadong malakas at mahigpit ang kapit ni Philip sa kanya. Ano? Kaya ba ayaw mo magpagalaw sa akin kasi gusto mo sa iba? Bulyaw ni Philip kay Angel na siyang nagpagulo sa isip ng dalaga. Ano bang sinasabi mo, Philip? Napangisi si Philip. Alam mong sinasabi ko, Angel. Kaya ikaw ang tatanungin ko ngayon. May kailangan ka bang sabihin sa akin? Hindi nakasagot si Angel dahil hindi niya talaga lubos maunawaan kung ano ang ipinahihiwatig ni Philip sa kanya. At dahil dito, mas lalong napuno si Philip. Galit niyang inilabas ang lukot na calling card ni Andre at saka ibinato sa mukha ng dalaga. Nang mapagtanto ni Angel kung ano iyon, ay halos mapuno na lamang siya ng takot.
Anong ibig sabihin nito? Bakit meron kang personal calling card ni Ajay? Para saan to? Sumagot ka! Nanginginig na sumagot si Angel. Ibinigay lang sa akin ni Andrian dun sa charity. Kung sakali raw na may kailangang tulong ang charity, tawagan ko lang daw siya. Sa tingin mo, maniniwala ako riyan? Hindi mo kilala ang lalaking yun. Kaya mula ngayon, huwag na huwag ka nang makikipag-usap o makikipagkita sa lalaking yun. Ibang tingin niya sa'yo. At nararamdaman ko yun. Dahil lalaki rin ako. Naiintindihan mo? Dahang-dahang tumango si Angel. Maya-maya lamang ay kumalma na rin si Philip at saka inayos ang damit ng dalaga at binalot niya pa rin ito ang kanyang coat. Huminahon na rin siya at humingi ng paumanhin kay Angel. I'm sorry. Ayoko lang na may ibang lalaki na umaaligid sa'yo. I just love you so much, Angel. I hope you understand. Sabi nito, sabay punas pa sa mga luhang nasa pisngi ni Angel. Nang makarating sila sa kondo ni Angel, ay parang nag-iba ang ihip ng hangin at naging sobrang magiliw at malambing si Philip. Mistulang bumawi ito sa kaninang pananakit niya sa dalaga. Nakikipaglaro pa ito kay Scotty na siyang ikinatutuwa naman ang bata. Dahil meron siyang tito Philip na nakikipaglaro sa kanya. Maya-maya lamang ay nakatulog na rin si Scotty. Inasikaso na siya ni Tia Dolor na siyang natulog na rin sa tabi nito. Kasalukuyang nakaupo sa sofa si Angel at Philip habang nanonood ng isang pelikula sa TV. Parang nagugutom ako. Nagkikrave ako ng salmon. Yung specialty mo? Do you have ingredients sa ref? I can make you one. Alok naman ni Philip. Tumungo si Angel. Meron, kaso gabi na rin naman, nakakahiya. Bahagyan na tawa si Philip. Bakit ka naman mahihiya? I'll cook for you. Don't worry. Panitiguro naman ni Philip. Pumunta na sila sa kusina. Tuwang-tuwa namang pinagmasdan ni Angel si Philip na nagluluto. Parang nakalimutan nga niya na kanina lamang ay sinisigawan siya nito. Nag-on pa ang romantic music si Angel at nagsalin pa ng wine habang hinihintay si Philip sa kanyang niluluto. Sinubukan nga rin alokin ni Angel ng wine ang binata pero tumanggi ito. Sa tinagal-tagal nilang magkasama, kailanman ay hindi nakita ni Angel na uminom si Philip. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon na yon upang mapainom ito. Sumandal pa si Angel sa balikat ni Philip at umakla pa sa braso nito. Dali na babe, masarap to, promise. You can never go wrong with a good wine. So have one na, dali. Please. Malambing na wika ni Angel. Wala naman ang nagawa pa si Philip at uminom na rin. Pagkatapos ay saglit pa silang naghalikan. At habang hinihintay ni Philip ang nakasalang na salmon sa oven, ay isinayaw niya pa si Angel. Nag-sway silang dalawa kasabay ang malumanay na musikang tumutugtog. Animoy nasa pelikula silang dalawa at mahal na mahal nila ang isa't isa. Nagsimula pa nga silang mag-usap upos sa kinabukasan nilang dalawa. Maya-maya ay tumunog na ang oven. Sinyalis na luto na ang specialty ni Philip. Kumuha si Philip ng pot holder at inilabas na ang dish mula sa oven. Subalit dumulas ito sa kanyang kamay. Dahilan upang matapon ang mainit na dish sa kanya. Shoot! Hiyaw ni Philip. Dahil medyo tipsy na si Angel at hindi niya napansin kung gaano kataas ang alcohol level ng wine na kanilang ininom, ay natawa siya sa naging reaksyon ni Philip. Grabe, parang yan lang, napasigaw ka na. Biro ni Angel sa binata. Pero laking gulat lamang ni Angel nang bigla siyang itinulak ng malakas ni Philip. Dahilan upang matamba ito at tumama ang noo sa dulo ng counter. Pagtingin ni Angel kay Philip ay halos hindi niya na makilala ang binata. Parang may ibang imahe na nabuo sa kanya. Napahawak siya sa kanyang noo at nakita niyang merong dugo ang kanyang kamay mula roon. Doon na bumalik sa isip ni Angel kung paano siya inubuso ng kanyang tito noon. Kada may magagawa siyang maliit na pagkakamali ay madalas siyang sinasaktan ng kanyang tito. Muling bumalik sa kanya ang mga alaala noon. Huwag kang lalapit! Hiyaw ni Philip. Medyo nahihilo na rin si Angel.
Pakiramdam niya ay walang pinagkaiba si Philip sa masama niyang tito. Pero hindi niya alam na hindi lang naman napaso si Philip. Natusok din ito ng kutsilyo na tumama sa kanyang kamay nang mahulog niya ang pot. Kaya ngayon ay dumudugo na rin ang kamay nito. Tinulungan ni Philip na makatayo si Angel at isinakay ito sa kotse. Pinilit pa ni Philip na magmaneho kahit may tumutulo ng dugo sa kanyang kamay. Nang makarating sila sa hospital ay ginamot lamang ng mga nurse ang kanilang mga sugat. Tinahi ang noo ni Angel habang si Philip naman ay sa kamay. Nagsagawa rin ng test sa dalawa upang masiguro na sugat lamang ang kanilang natamo. At nang bumalik ang mga clear na resulta ay pinauwi na rin sila. Nang maihatid na ni Philip sa konto si Angel ay doon niya naniyakap ng mahigpit ang dalaga. Saka humingi ng paumanhin dito. I'm sorry I pushed you. Ayoko lang na mapasok ka rin. I'm sorry din, pinilit pa kitang uminom. Paghingi rin ng paumanhin ni Angel. No more alcohol for us. We can't drink anymore. Dagdag pa ni Philip. Siniguro muna niyang ayos ng lahat bago pa siya tuloy ang umalis ng kondo ni Angel. Pero nang matutulog na ang dalaga, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi niya na maawat ang kanyang sarili sa pagluha. Kinabukasan ay merong event na pupuntahan si Angel at Philip. Charity event din ito. Pero sa pamamagitan ng isang dinner party, kung saan kaliwat kanan ang mga mayayamang nais mag-sponsor sa mga naturang charity. Sinubukan ni Angel na ayusin ang kanyang buhok upang hindi gaanong mahalata ang tahinang sugat sa kanyang noo. Sigurado kasi siya na doon mapupunta ang mga mata ng mga tao sa event. Kaya mas mainam na kung maitatago niya yon kesa matagdad pa siya ng mga tanong tungkol dito. Pero may mga tao pa rin matatala sa mga mata at nakita ang sugat ni Angel sa noo. What happened to you, dear? Bakit may tahi ka sa noo? Yeah, where did you get that wound? Napano ka? Did someone try to hurt you? Sunod-sunod na pag-usisa ng mga taong nakakausap ni Angel. Ano naman ang isasagot ni Angel sa mga ito? Nanalasing siya at natulak siya ng kanyang fiance? Dahilan upang tumama ang noo niya sa counter? Kaya nagdahilan na lamang si Angel ukol sa kanyang sugat na natamo. Ah, nadulas lang ako sa CR. Tumama yung ulo ko sa pader. Nagka-wound lang ako pero everything's okay naman. Palusot ni Angel. Nagsitanguan naman ng mga business partners na naroon. Wala namang ibang nakapansin ang kamay ni Philip na may tahi din dahil medyo natakpan na ito ng mahaba niyang sutana. Hanggang sa maya-maya lamang ay ipinakilala ng isang businessman si Andre kay Philip. Nagulat na lamang si Angel nang makita si Andre na naroon din pala sa event na yon. Philip, hindi ko pa pala napapakilala sa iyo tong si Andre Anderson. He's one of the biggest sponsors when it comes to charities like this. Pagpapakilala ni Mr. De Leon, isa sa mga sponsors din ng charity kay Andre, na tinanguan naman ni Philip. Yeah, I know him. Magkakilala kami from our uni days pa. Yes, Andre is one of the biggest sponsors sa mga charity events. Sagot naman ni Philip, sabay tingin kay Andre. Well, that's good. Maganda rin na may ganitong events para mas magkonekta pa tayong mga sponsors at mas mapalawig pa ang ating mga good intentions para sa mga nangangailangan. Philanthropy at its finest. Hindi ba? Habang nag-uusap si Mr. De Leon at Philip, ay napatingin naman si Andre sa noo ni Angel. Napatingin din ito sa kamay ni Philip. At dahil matala sa mga mata ni Andre, ay napansin itong may sugat din si Philip sa kanyang kamay na nakabalot ng bandage. Kumunot ang noo ni Andre dahil doon. Napansin ni Angel na nakita na ni Andre ang kanilang mga sugat, kaya naman napaiwas na siya agad ng tingin. Pero maya-maya lang, ay nakita ni Mr. De Leon ang sugat na yun ni Angel. Oh no, Angel, what happened to your forehead, dear? Is everything okay? Nag-aalala ang tanong ni Mr. De Leon. Napansin na ni Angel na medyo sumama ang tingin ni Andre nang makita niya ang sugat. At dahil hindi makasagot si Angel, si Philip nang sumagot kay Mr. De Leon para sa kanya. Ah, nadulas siya sa CR. Actually, ayun nga yung gusto kong ipaayos sa unit niya. Delikado rin kasi, baka maulit pa.
That's true. Madalas nga rin mangyari yan sa mga anak ko noon. Kaya dapat anti-slip yung tiles na ilalagay nyo sa CR. O bueno, balik tayo sa usapang charity. Ano nga ba ang mga umuusbong na NGOs ngayon? Balita ko marami-rami na mga ganoon since election season. Pag-iiba ni Mr. Dillion sa usapan. Umiinit ang titig ni Andre na mapagtanto niya ang mga sugat na meron si Angel at Philip. Halos mapakuyom siya ng kamao. Nauunawaan niya na hindi dahil sa aksidente ang sugat ni Angel, bagkos ay si Philip ang dahilan nito. Maya-maya lamang ay hinila na ni Philip papalayo si Angel mula sa direksyon ni Andre dahil nga hindi maganda ang pakiramdam niya rito. Ilang saglit lamang ay nagpaalam si Angel na magsi-CR lamang siya. Bilisan mo, sabi ni Philip sa kanya, kaya nagmadali rin si Angel. Subalit sa kanyang paglabas ng CR ay hindi niya inaasahan na naroon si Andre na nag-aabang pala sa kanya. Hindi na sana niya papansinin pa ito nang harangin siya ng binata. Andre, anong totoong nangyari sa noo mo? Did he hurt you? Seryosong tanong ni Andre at dahil doon ay halos mangiyak-ngiyak si Angel nang mapatingin siya rito. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ipagdatapat kaya ni Angel ang buong katotohanan? Ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Andre? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. May gusto ka bang sabihin sa akin tungkol kay Scotty? Yung totoo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang 9 na kabanata. Nang hindi makasagot si Angel sa tanong ni Andre, ay nagmamadali siyang hinila nito patungo sa madilim na bahagi ng hotel kung saan walang ibang tao maliban sa kanilang dalawa. Nang makarating sila roon, ay hindi pa rin umiimik si Angel, ay nanatili lamang na nakatingin sa malayo. Kaya naman agad siyang hinarap ni Andre sa kanya at saka diretsahang tinanong ukol sa sugat na meron nito sa noo. What the hell happened, Angel? Tell me the truth. Sinaktan ka ba niya? Saglit muna nag-ipon ng lakas ng loob si Angel bago ikwento ang tunay na nangyari kay Andre. Pakiramdam niya kasi ay mamimisinterpret lamang ng binata ang kanyang mga sasabihin. Lalo na't mukhang mas naniniwala ito na sinadya siyang saktan ni Philip. Subalit bago pa man makapagpaliwanag si Angel, ay kitang-kita niya na ang galit sa mga mata ni Andre. Nakakuyom ang mga kamao nito na tila ba anong oras ay handa itong sugurin si Philip at paulanan ng suntok para sa ginawa nitong pananakit kay Angel. Kung ano mang binabalak mo, huwag mo nang gawin. We were drunk at aksidente lang ang nangyari. If Philip didn't try to hurt me. Mabilis na paliwanag ni Angel na siyang nagpintig sa tenga ni Andre. Halos mapahilamos pa ito sa kanyang mukha dahil sa sobrang galit. I don't believe you. Bakit tinatakot ka lang yan na huwag sabihin sa akin ang totoo? Hindi kanya dapat saktan, Angel. Andre, he should pay for what he did to you. Seryosong wika ni Andre at takmang babalik na sana ito sa loob ng hotel upang sugurin si Philip nang isigaw ni Angel ang kanyang pangalan, dahilan upang bigla itong matigilan. Subukan mo gumawa ng gulo. I will never talk to you ever again. At hindi mo na rin makikita pa si Scotty. Halos hindi makagalaw si Andre nang marinig ang bantang iyon na ibinulalas ni Angel. Kaya naman wala na lamang siyang nagawa kundi ang pigilin ng kanyang sarili dahil mukhang seryoso si Angel sa kanyang sinabi. Hindi naman niya hahayaang mawalang mag-ina niya sa kanyang buhay nang dahil lang sa nangyaring insidente. Huminga ng malalim si Andre at saka tumingin ng diretso sa mga mata ni Angel. Okay, hindi na ako magugulo. Pero please, Angel, if you need me, you can call me anytime. Darating ako and I will be there for you and our son. Please always remember that, okay? Tinanguan lamang siya ni Angel
Hindi na rin ito umimik at nauna na kay Andre na pumasok pabalik sa loob ng hotel. Bagay na tila ba halos magpadurog sa puso ng binata. At dahil wala nang saysay pa kung mananatili siya roon sa party at mukhang wala naman ang pakialam si Angel sa kanya ngayong gabi dahil hindi naman siya kailangan nito, umuwi na lamang si Andre sa kanyang mansyon. At doon ay halos magpakalangu siya sa alak dahil sa sobrang galit sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niyang tao dahil wala man lang siyang ginawa para kay Angel. Bagkos ay hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili na manahimik at panoorin itong sumama sa iba. Samantala, nais na sanang ibulgar ni Angel ang katotohanan ukol sa tunay na pagkatao ni Scotty kay Philip. Kaya naman ang pauwi na sila mula sa event ay sinamantala na ni Angel ang pagkakataon upang makausap ang fiance. Babe, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Panimula ni Angel. Pero bago pa man siya makapagpatuloy ay biglang tumunog ang telepono ni Philip. Excuse me. Paalam ni Philip at saka sinagot ang telepono. Hinayaan naman siya ni Angel. Lingid sa kanyang kaalaman ay galing ang tawag na iyon sa kanyang assistant na siyang inutusan niyang mag-imbestiga ukol kay Angel. Sir, tunay po na anak ni Ma'am Angel si Scotty. Hindi po siya ampon. Nang marinig iyon ni Philip, ay halos umigting ang kanyang panga dahil sa sama ng loob sa dalaga at sa pagsisinungaling nito. Nang maibaba niya ang telepono, ay hindi niya pinansin ang nais sabihin ni Angel, bagkos ay nauna na itong maglakad sa kotse. Hindi naman na masabi pa ni Angel ang totoo dahil nabalot na siya ng pagtataka nang mag-ibang bigla ang mood ni Philip. Buong biyahe ay tahimik lamang si Philip at wala ni isang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. At imbis na ihatid niya si Angel sa kanyang kondo, ay dumiretso ito sa kanyang bahay. Halos mapapikit na lamang si Angel sa kanyang kinauupuan nang mapagtantong hindi siya iuuwi ni Philip ngayon. Inutusan din pala ni Philip ang mga tauhan niya sa mansyon na umalis muna ngayong gabi. Philip, hindi mo ba ako ihahatid sa kondo? Kinakabahang tanong ni Angel. Hindi sumagot si Philip. Bagay na lalo lamang nagpakaba kay Angel. Nang makarating sila sa mansyon ni Philip, ay halos mangatog na lamang ang tuhod ni Angel sa takot. Nagpalingon-lingon pa siya sa paligid, subalit na pagtanto niya na wala ni isang tao roon, maliban sa kanila. Halos panghinaan na lamang siya ng loob nang maisip na wala siyang mahihinga ng saklolo kung sakali man anong mangyari ngayong gabi. Alam kasi niya na na-corner na siya ni Philip at wala na siyang kawala pa. Gayunpaman ay pinanghawakan niya pa rin ang ideyang mahal siya ni Philip at nire-respeto siya nito kaya hindi siya gagawa nito ng kahit anong masamang bagay. Nagsimula nang maglakad papalapit si Philip kay Angel. Halos mapalunok na lamang si Angel nang makitang seryoso ang mukha ni Philip. Diretso itong nakatingin sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa akin tungkol kay Scotty? Yung totoo. Doon na natigilan si Angel. Marahil ay may alam na si Philip na hindi niya nalalaman. Kaya naman kahit intensyon niya na talagang sabihin ang katotohanan dito, pinangunahan na siya ng takot. Dahil dito ay ibinato ni Philip ang pinakaunang bagay na nahawakan niya. Isang vase ang nabasag at nagkalat pa ang bubog sa sahig. Ano? Wala ka talagang intensyon na sabihin sa akin ang totoo? Magsisinungaling ka ba talaga? Bakit, Angel? Why do you have to lie to me? Iyak lamang ng iyak si Angel dahil doon. Pero inipon niya ang lakas ng loob at sinubukang magpaliwanag kay Philip. Nang marinig ni Philip ang paliwanag ni Angel, ay dahan-dahan na rin itong kumalma. Umupo na ito sa tabi ng dalaga at saka tahimik na kinapa ang sitwasyon. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Angel. I'm sorry. Wala naman akong intensyon na itago sa iyong katotohanan. Napangunahan lang talaga ako ng takot. Pero wala akong balak na itago ito sa iyo habang buhay, Philip. I was already gonna tell you the truth. Tumango si Philip at saka niyakap si Angel at isinandalang ulo nito sa kanyang dibdib.
I'm sorry I acted that way. I just felt a bit betrayed. Pero huwag ka mag-alala. Because my love for you will never change. Sana lang mahal mo rin ako enough to trust me. Please don't lie to me ever again. Please. Pilit na ikinalma ni Philip ang kanyang sarili at inintindi na lamang ang sitwasyon ni Angel. Pagkatapos ay inuwi na rin niya ito sa kanyang kondo. Lingid sa kanyang kaalaman ay kasinungalingan pa rin ang binanggit ni Angel sa kanya. Nakaklase niya noong college ang ama ni Scotty at hindi si Andre na binayaran ang serbisyo niya noon. Laking pasasalamat na lamang ni Angel dahil kahit papaano ay tinanggap ni Philip ang totoo at hindi na ito nagdalawang isip pa sa kanya. Nang makabalik si Philip sa mansyon at nang siya ay mapag-isa ay napaupo na lamang siya sa kanyang kama. At habang nakaupo siya roon, ay isa-isang bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang nakaraan. At dahil para bang hindi na makontrol ni Philip ang kanyang mga episode, minabuti niyang bumalik sa kanyang doktor upang magpakonsulta rito bago pa man lumala ang kanyang sitwasyon. Last night, nalaman ko na meron palang anak sa pagkadalagang fiancé ko. All this time, I thought ampun niya yung bata. I was too naive to see the truth. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang itago sa akin ng totoo. Hindi ba siya nagtitiwala sa akin? Am I not worthy enough para pagkatiwalaan at sabihan ng totoo? Panimulang kwento ni Philip sa doktor. And you're worried that this might trigger your anger management problems? Tanong sa kanya ng doktor. Napayuko si Philip. Maski kasi siya ay hindi pa lubos maunawaan ang kanyang sarili. Hindi naman niya gustong saktan si Angel. Pero minsan ay nagdidilim na lamang ang kanyang paningin at natatakot din siya sa mga bagay na posible niyang magawa. Muntik na ang mangyari noon. Noong isang gabi na muntik niya nang masaktan ng sobra si Angel. Hindi na rin niya alam kung ano ang kanyang gagawin ngayon. I'm scared of what it can turn into, Doc. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong gawin. What if I turn into a monster? What if I hurt all the people around me? Nanghihinang tanong ni Philip. You are stronger than what you think, Philip. At alam ko rin that you're better than your emotions. While it is important for you to recognize them, you should also learn how to control and not let them take over you. I believe you can do it. Paalala ng doktor kay Philip. Ang hindi alam ng lahat, merong madilim na nakaraan si Philip. Marahil para sa iba, isang eligible bachelor na puro kalokohan lamang. Pero higit pa siya roon. At kung ano rin ang kanyang naranasan bago siya makarating sa kanyang kinaroroonan ngayon. Teenager pa lamang si Philip nang maghiwalay ng kanyang mga magulang. Matagal nang may lamat ang relasyon ng mga ito. Nasadyang dahilan upang magrebelte si Philip. At nang tuluyan na maghiwalay ang kanyang mga magulang, wala ni isang kumuha sa kanya dahil nga sa kanyang katigasan ng ulo. At hindi rin siya tanggap ng mga bagong kinakasama ng kanyang ina at ama. Kaya naman, isang matandang babae ang kumukup kay Philip. Ito nagpaaral sa kanya at nagpatuloy sa bahay. Pero kahit kapalit nito ay pang-aabuso rin sa inosenteng si Philip, hindi alam ng mga tao na may gabing ginagamit siya nito para sa pansariling interes. May mga pinapagawa ito kay Philip na hindi naman dapat gawin ang tulad niya. Hindi masikmura ni Philip ang mga iyon, pero kinailangan niyang tiisin ang lahat ng pang-aabusong naranasan niya sa ilalim ng pangangalaga ng babae. Dahil kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang kumain at mag-aral. Wala nang pakialam sa kanya ang mga magulang. At tanging ang mayamang babae na iyan lamang ang nag-alok ng tulong sa kanya. Hindi kalaunan ay nagkasakit at namatay ang matandang babae. Ang lahat ng ari-arian nito ay ipinamana niya kay Philip. Subalit hindi na nawala sa isip ni Philip ang trauma na naranasan. Kaya naman alak ang kanyang kinapitan upang makalimot. Ngayon kahit papaano ay unti-unti na rin siyang nagiging sober dahil iniwasan na rin niya ang bisyong ito. Kaya naman hanggat maaari ay ayaw niya nang uminom dahil lalo lamang lumalala ang kanyang sitwasyon. At sigurado siya na hindi niya na mapipigilan pa ang kanyang sarili na magpasakop sa kanyang mga problema.
Makalipas ang ilang taon ay normal lamang na nabuhay ang lahat. Naging close na rin si Philip kay Scotty at madalas na rin silang mag-ina sa mansyon nito. Gaya ngayon. Habang nagbabasa ng dyaryo si Philip sa sofa, ay naglalaro naman si Scotty at Angel sa lapag. Mami, hindi ka naman marunong ng Lego eh. Wika ni Scotty na ikanatawa ni Angel. I'm trying, Baba. Si Tito Andre marunong. Kailan ko ba siya makikita ulit, Mama? Si Tito Andre, yung friend mo? Halos mabitawan ni Angel ang Lego na hawak niya nang marinig ang tanong ng kanyang anak. At nang mapalingon siya kay Philip, ay bigla siyang nakaramdam ng takot na makitang nakababa na ang dyaryong binabasa nito at diretso na itong nakatingin sa kanyang mga mata. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Mahalata kaya ni Philip kung sinong Andre ang tinutukoy ng mga bata? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Philip kapag nalaman na nagsimula nang magkita si Andre at si Scotty? Ano kaya ang gagawin ni Philip kapag nalaman itong anak ni Andre si Scotty? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Matagal na kami magkakilala ni Andre. Dahil lang totoo, siyang tunay na ama ni Scotty. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang 10th kabanata. Nang mapagtanto ni Angel na sumeseryoso ang biglang mukha ni Philip at mukhang handa na itong maghuramentado at questionin siya, ay nagmamadali niya ng tinawag ang atensyon ng kanyang kasambahay upang papuntahin muna si Scotty sa guest room ng mansyon ni Philip. Mama will play with you again later, Baba, ha? Mag-uusap lang kami ni Tito Philip. Wika ni Angel kay Scotty na ikinatango naman ng bata. Pagkatapos ay sumunod na ito sa isang kasambahay habang dala-dala ang mga Lego na nilalaro nilang mag-ina kanina. Natunogan din ni Angel na marahil ay inihintay lamang ni Philip na makaalis si Scotty dahil siguradong magiging mabigat ang kanilang usapan at hindi maaaring malaman ni Scotty ang tungkol dito. Nang matanawa ni Angel na nakapasok na si Scotty sa loob ng kwarto ay magsasalita na sana siya nang maunahan siya ni Philip. What was that about? Philip, hindi naman sa ganon. Napangisi si Philip at saka tiningnan si Angel. Kilala nung bata si Andre? And for what reason? Huh, Angel? Ano na namang idadahilan mo this time around? Tanong nito sa dalaga. Umiling si Angel at tila ba umaasa siyang pakikinggan muna siya ni Philip bago ito mag-assume ng kung ano-ano. Philip, for pet's sake, Angel! Akala ko ba nangako na tayo sa isa't isa na pagkakatiwalaan mo ako at sasabihin mo sa akin ang lahat? Tapos ano to? Kung hindi pa madudulas yung bata, hindi ko pa malalaman na may puwang pala yung Andre na yon sa buhay ninyo? Kaya sabihin mo sa akin, what the hell is going on? At anong meron kay Andre? Tell me the truth for once and for all, Angel. Halos mag-init ng gilid ng mga mata ni Angel dahil pakiramdam niya ay meron na mga nagbabadyang luha na tumulo mula roon. Halos manikip din ang kanyang dibdib dahil sa takot na baka maging saradong isip ni Philip sa katotohanan ng kanyang ibubunyag. Pero napagtanto rin niya na ito ang tamang panahon para malaman ni Philip ang totoo. Sigurado siya na mas lalo lamang ito mag-aamok at baka tuluyan pa ito mawala ng tiwala sa kanya kung sakaling patatagalin pa niya ang pagtatago sa katotohanang si Andre ang tunay na ama ng kanyang anak na si Scotty. Huminga ng malalim si Angel. Habang si Philip naman ay nakatingin lamang sa kanya na tila ba naghihintay sa mga susunod na salitang lalabas sa bibig ng dalaga. Nang makapag-ipon ng lakas ng loob si Angel ay saglit pa itong pumikit.
Nang maimulat niya ang kanyang mga mata, ay doon niya na isiniwalat ang totoo. Si Andre. Matagal na kaming magkakilala ni Andre. Panimula ni Angel na siyang ikinakunot ng noon ni Philip. Dahil lang totoo, siya ang tunay na ama ni Scotty. Si Andre ang tunay na ama ng anak ko. Halos hindi makagalaw si Philip sa kanyang kinauupuan at napakuyom pa ang kanyang kamao sa narinig. Para bang nanginginig ngayon ang kanyang mga kalamnan sa mga bagay na naririnig mula sa bibig ni Angel. Nagpatuloy si Angel sa pagpapaliwanag. Pero hindi naman kami nagkaroon ng relasyon gaya ng iniisip mo. Pag-apilan nito. Dahil baka iniisip ni Philip na naging sila ni Andre. Bagay na kailanman ay hindi nangyari. Lalong napangisi si Philip. Ibang klaseng galit ang nararamdaman niya ngayon. Isang bagay na yung malaman na tunay na anak pala ni Angel si Scotty. Na buong akala niya ay ampon lamang ito. Pero ang malaman ngayon na si Andre pala ang tunay na ama ng bata, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Angel. Gustong gusto niyang saktan ngayon si Angel dahil sa galit. Pero pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Nagmistula akong surrogate mother para sa anak ni Andre. Pero hindi niya kinuha yung bata dahil sa konsensya. Hindi ko rin alam kung anong dahilan niya. Philip, ngayon niya lang nakilala si Scotty. At wala naman siyang ibang intensyon para sa aming mag-ina. Kaya huwag ka na sanang mag-isip ng kahit ano pang masama sa amin. Hindi ko ipinipilit na maging parte si Andre ng buhay namin. Kahit kailan hindi ko yan gagawin. Dagdag na paliwanag pa ni Angel. Napahilamos sa mukha si Philip dahil sa sobrang galit. Hindi niya na kinakaya ang mga revelasyon ni Angel dahil tila ba kutsil yung tumatarak sa kanyang puso ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Kaya naman imbes na magbigay ng reaksyon sa isinawalat na katotohanan ni Angel ay walang ginawa si Philip kundi ang tumayo at dire-diretsyong naglakad papalabas ng kanyang mansyon. Habang si Angel naman ay tuluyan ang nanghina at halos hindi na maawat sa pagluha. Nang makalabas si Philip ng mansyon, ay agad siyang nagmaneho patungo sa opisina ni Andre. Hinarang pa nga siya ng sekretarya dahil wala naman siyang appointment para sa araw na to. Pero nang makita siya ni Andre mula sa kanyang opisina, ay sinenyasan niya ang kanyang sekretarya na papasukin na ito. Nang makapasok si Philip sa loob ng opisina, ay nagkatitigan lamang sila ni Andre. Naramdaman na nga ni Andre kung ano ang sadya roon ni Philip at base sa paraan kung paano ito tumingin sa kanya. Marahil ay sinabi na ni Angel ang katotohanan dito. Inihanda na nga niya ang kanyang sarili. Kung sakali mang sugurin siya ni Philip o makipagbasagan ito ng mukha sa kanya. Go ahead, punch me. Whatever it is that you want to do. Seryosong wika ni Andre. Hindi siya pinansin ni Philip at naupo lamang ito sa kanyang harap. Pagkatapos ay prente lamang itong dumikwatro at saka tahimik na nakatingin ng diretso sa kanyang harap. Hindi naman maunawaan ni Andre kung ano ang ginagawa ni Philip. Magsasalita na sana siya nang isang suntok nga ang sumalubong sa kanyang mukha na nanggaling kay Philip. Napahawak si Andre sa gilid ng kanyang mga labi. At naramdaman niyang pumutok iyon dahil merong dugo na napunta sa kanyang hintuturo. At naramdaman din niyang hapdi na nagmula rito. Hayop ka? All this time pinagmumukha mo akong tanga? Ikaw palang tunay na ama ng anak ni Angel? Pero wala ka man lang sinabi? Ano bang balak mong gawin? Ha, Anderson? Balak mong agawin sa akin si Angel? Balak mong kunin siya mula sa akin? Pagkatapos mo siyang abandonahin at itrato ng parang wala lang? Wala kang alam, Philip. Kaya huwag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Depensa naman ni Andre sa kanyang sarili habang seryosong nakatingin din kay Philip. Itinaas ni Philip ang kanyang hintuturo at saka dinuro si Andre nang marinig ang naging sagot nito.
I think I know enough about you, Andre. Wala ka pa rin kwentang tao. At kung inaakala mo na ipapaubaya ko sa iyo si Angel at si Scotty, pwes nagkakamali ka. Dahil wala kang karapatan sa kanila. Because I can give them a way better life than you. Seryosong wika ni Philip. Hindi niya nahinintay pa na makasagot si Andre dahil dire-diretso na siyang lumabas ng opisina nito. Halos magdabog naman si Andre sa loob ng kanyang opisina at mabato niya ang kanyang mga gamit dahil sa sobrang inis sa mga bagay na sinabi sa kanya ni Philip. Bumalik na rin si Philip kay Angel at Scotty. Sinalubong siya ni Angel at paulit-ulit itong humingi ng tawad sa kanya. Niyakap lamang siya ni Philip at ang tanging sinabi lamang nito ay hindi na maaari pa makalapit si Andre sa mag-ina. Hindi naman na nakatanggi pa si Angel dahil mas mainam na iyon kesa kung ano pang mangyari. Naging maayos naman ang lahat pagkatapos ng revelasyong iyon. Pero lingid sa kaalaman ni Angel ay napakarami na rin naging pagbabago buhat ng malaman ni Philip ang totoo. Kasabay ng pagiging maayos nilang dalawa ay ang pagkakaposesive naman ng binata sa kanya. Tila ba napakaraming rules na idinidikta ni Philip para kay Angel? Nabawal itong lumabas ng basta-basta nang hindi nagpapaalam sa kanya. Kahit mga kaibigan niya ay hindi niya basta-basta pwedeng makasama. Tanging trabaho at bahay lamang ang naging routine ni Angel. Kaakibat nito ay ang pagiging miserable ni Angel dahil pakiramdam niya ay sobrang nilalamat na ang relasyon nila ni Philip. Nasa tingin niya ay kagagawa niya rin naman. Sa tuwing kukumprantahin ni Angel si Philip sa ginagawang paghihigpit sa kanya ng binata, ay irarason lamang nito na minsan at paulit-ulit nang nagsisinungaling sa kanya si Angel. Kaya mahirap na itong pagkatiwalaan muli. Bagay na siyang nagpapakirot sa puso ng dalaga. Alam ni Andrea ang lahat ng nangyayari. Alam din niya na umiiwas na sa kanya si Angel. At kahit gustong-gusto niya nang lapitan ang kanyang mag-ina, ay pinipigilan niya ang kanyang sarili. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng tahanan ni Philip. Pero sigurado siya na seryoso ito sa kanyang naging banta noon. Pero sa kabila noon, ay pilit na naghahanap ng paraan si Andre upang makasama ang kanyang mag-ina. Kahit sa patagong paraan lamang. Dahil tiyak na kapag nalaman ni Philip na umaaligid pa siya kay Angel at Scotty, ay tiyak na isisiwalat nito ang lahat ng maruruming nagawa ni Andre noon. Particular na kay Angel. Bagay na siguradong makakaapekto sa buhay at negosyo ni Andre. Isang araw ay nagkaroon ng pagkakataon si Andre na makalapit sa mag-ina. Galing ang mga ito sa mall at sinadyang abangan si Andre ni Angel sa labas habang nag-aabang ang mga ito sa kanilang sundo. Nang mapansin ni Angel na papalapit si Andre sa kanilang direksyon, ay nagmamadali itong tumalikod at nagsimulang maglakad. Pero bago pa man ito makalayo, ay hinarangan na siya ni Andre. Come with me, Angel. Huwag ka nga manggulo, Andre. Utang na loob. Hayaan mo na lang kaming dalawa ni Scotty. Lalo lang nagkakandaleche ang lahat kapag nandyan ka. So please, pakiusap naman ni Angel. Sasagot pa sana si Andre, pero nahagip na ng kanyang mga mata ang mga pasa sa braso ni Angel. Napansin ni Angel na doon na nakatingin si Andre, kaya naman nagmamadali niyang tinakpan ang kanyang braso. He's hurting you, wika ni Andre. Natila ba iyon ang pinaka-obvious na naranasan ni Angel sa ilalim ng mga kamay ni Philip? You and Scotty are not safe. So please come with me, Angel. Umiling si Angel. Mahal niya ako. Mahal ako ni Philip. Pero kung mahal ka niya, bakit ka niya sinasaktan? Hindi yun pagmamahal, Angel. And I want to protect you and our son. So please, let me do that. Hayaan mo akong protektahan kayo because you both deserve it. Napaisip si Angel na mapagtanto niyang tama naman si Andre at mukhang malinis ang intensyon nito
ay sumama ito sa binata. Inuwi niya si Andre sa kanyang mansyon kasama ang kanyang anak. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatulog ng mahimbing at payapa si Angel sa tanga ng lalaking busilak ang nararamdaman para sa kanya. Samantala, nang mapagtanto ni Philip na hindi bumalik si Angel sa kanyang bahay, ay inalerto niya agad ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang mga ito. Halos nagdilim na agad ang paningin ni Philip sa ideyang baka sumama na nga si Angel kay Andre. Nang magising si Angel, ay kinapakapapa niya ang kanyang tabi. Pero agad siyang napabalikwas nang maramdamang wala roon si Andre sa kanyang tabi. Nagpalingon-lingon siya sa kanyang tabi at nakita niyang wala roon talaga si Andre. Biglang nakaramdam ng takot si Angel, kaya naman nagmamadali siyang lumabas. Nang makalabas siya ng kwarto, ay biglang nahagip ng kanyang atensyon ang isang maliit na kwarto. Pumasok siya sa loob at may nakita siyang picture frame doon. Kuha iyon ng dalawang lalaki. Sigurado siya na si Andre ang isa sa mga iyon dahil kamukha ito ni Scotty. Habang ang isa naman na mukha ay mas matanda kay Andre ay nakaakbay sa kanya. Kumunot ang noon ni Angel nang makita ng malapitan ang mukha ng lalaki. Meron itong suot na relo ng katulad kay Philip. Bagay na lalong nakakapagtaka sa kanya. Napatingin siya sa kwarto at magsisimula na sana siyang maglakad at mag-ikot nang tawagin ni Andre ang kanyang atensyon. At halos mapalundag na lamang siya nang marinig ang boses nito. "What are you doing here?" Seryosong tanong ni Andre na siyang nagpatigil kay Angel. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Bakit kaya gano'n na lang kaseryoso si Andre? Sino naman kayang nandoon sa picture frame na nakita ni Angel? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. I won't let Philip hurt you ever again. I promise, I will protect you. You and Scotty. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang 11th kabanata. Maring ipinikit ni Andre ang kanyang mga mata upang pigilan ang sarili na magalit dahil sa biglaang pagpasok ni Angel sa kwartong hindi naman niya maaaring pasukan. Pilit na ikinalma ni Andre ang kanyang sarili dahil napagtanto rin naman niya na wala siyang sinabi kay Angel na bawal pumasok sa kwartong iyon. Napayuko si Angel nang makita ang naging reaksyon ni Philip at agad din siyang humingi ng dispensa mula rito. "Sorry, bawal yatang pasukan yan. Hindi ko naman alam. Hinanap lang kasi kita. Sorry ulit." Bahagyang tumango si Andre at saka huminga ng malalim. "Yeah, that room is private. At least ngayon alam mo na. But that's okay. Hindi naman ako galit. As long as next time, alam mo nang hindi dapat pasukin ang kwarto na iyan." Napatingin pa si Angel sa kwarto, pero humarap na rin siya kaagad kay Andre dahil baka lalo lamang itong magalit kung magtatanong pa siya ukol sa kwartong iyon. Gayong kabibilin nga lamang ng binata na pribado iyon at hindi maaaring pasukin. "Let's have breakfast," alok ni Andre. Napangiti at tumango naman si Angel at hawak kamay na silang nagtungo sa dining room kung saan naroon si Scotty na inaasikaso ng mayordoma ng mansyon ni Andre. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Angel na sumiklab ang kanyang kuryosidad sa nakitang larawan at kwarto. Sino kaya ang lalaking katabi ni Andre sa larawan? At bakit merong itong relong katulad kay Philip? Hindi nagtagal ay nanatili na ngang tuluyan si Angel sa mansyon ni Andre. Umuwi na rin ang kanyang tiya Dolor sa probinsya. Dahil mukhang desidido naman na si Angel na makasama ang kanyang anak na si Scotty sa Maynila. Bagay na pabor naman kay Andre dahil makakasama niya na ang kanyang mag-ina. Ilang araw na ngang lumipas at tila ba mas naging dikit lamang ang mag-anak.
Ani mo'y isang masaya at buong pamilya talaga sila kung kumilos. Puro kasiyahan lamang at hindi nila iniinda kung anumang mga bagay na nangyayari sa labas ng kanilang tahanan. Pinanindigan na rin ni Angel ang pagtatago mula kay Philip. Pinatay niya na ang kanyang telepono at hindi na nag-abala pang sagutin ang mga text at tawag ng binata sa kanya. Para bang sa mga saglit na naroon siya sa mansyon ni Andre ay nakaramdam siya ng kaluwagan sa loob. Namalayo siya mula sa mga mabibigat na kamay ni Philip at sa labis-labis na paghihigpit nito sa kanya. Hindi na alintana ni Angel pa ang takot dahil pakiramdam niya ay ligtas na ligtas siya at ang kanyang anak sa ilalim ng pangangalaga ni Andre. Bagay na sa isang banda ay tila ba nakapagparamdam ng kakaiba sa kanya. Isang araw habang nasa kalagitnaan ng pagkain ng almusal ang mag-anak ay nakabukas naman ang TV sa kusina na siyang rinig at tanaw mula sa dining room. Ugali kasi ng mga kasambahin ni Andre na manood ng balita tuwing umaga. Halos matawa-tawa na nga lamang si Angel habang pinapanood na nagkukulitan ang kanyang mag-ama habang kumakain ng paborito nilang bacon at pancake para sa almusal. Natutuwa siyang pagmasda ng mga ito, lalo na si Scotty na tuwang-tuwa habang nilalaro ng kanyang ama. Maya-maya lamang ay biglang napalingon si Angel nang marinig ang pangalan ni Philip mula sa TV. Tinawag niya ang atensyon ng isang kasambahay upang lakasan ang TV. Bagay na agad namang sinunod nito. My fiance Angel is missing. And according sa mga police reports at sa huling kita sa CCTV records, she was with Andre Anderson. At isa lang ang ibig sabihin nito. He is responsible for my fiance's disappearance. Wika ni Philip. Naglunsad pala ito ng isang press con upang ibalita sa lahat ang biglaang pagkawala ni Angel. Napahawak si Angel sa kanyang bibig dahil sa sobrang gulat sa mga ginagawa ni Philip. Napalingon siya kay Andre at nakita niyang biglang sumeryoso ang mukha nito. Kung ano-ano ng mga bagay na tumatakbo sa isip ni Philip ngayon. Dahil kung hindi mapapasa kanya si Angel, sisiguraduhin niya na masisira ang buhay nito. Pati ni Andre na matagal niya lang kinasusuklaman. Dahil sa kumakalat na balita, hindi na nagpakita pa si Andre at Angel sa mga business deals at kung ano pa mga charity events. Lahat din kasi ng media outlets ay naniniwala sa dramang ipinilalabas ni Philip, particular na sa sakit ko noon itong nararamdaman ukol sa pagkawala ni Angel, pati na sa pagtataksil na ginawa nito sa kanya. Sa ilang araw rin na yun ay bumagsak ang mga stocks ng kumpanya nila Andre dahil sa dami ng investors na nag-pull out ng kanika nilang mga shares dito. Tila ba dilubyo ang dinanas ng dalawa sa mga araw na kung ano-anong kasinungalingan ang ipinapakalat ni Philip ukol sa kanila. Kapalit ng kanilang kasiyahan ay siya namang pagkasira ng kanilang mga pangalan. Sinabi pa nga ni Philip sa mga press na dati nang magkakilala si Andre at Angel at meron na nga itong anak. Ipinalabas din ni Philip na ginamit lamang siya ni Angel, alinsunod na rin sa utos ni Andre upang pabagsakin siya at ang kanyang negosyo. Bagay na talaga namang gumambala sa business world. Andre, anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Angel. Ilang araw na silang nagtatago sa mansyon ni Andre at alam naman nila na merong mga press na nagmamanman sa labas nito. At takot na rin si Angel para sa kaligtasan nila. Partikular na ang kanyang inosenteng anak na siguradong maiipit at madadamay sa lahat ng kaguluhang ito. Ang dami na nilang sinasabi tungkol sa atin. Hindi natin alam kung ano pang mga sasabihin ni Philip. Andre, hindi pwedeng magtago lang tayo ng ganito. Kailangan natin ipakita na wala tayong ginagawang mali. Dagdag pa ni Angel. I know that, Angel. And I'm extremely aware of that. Sa tingin mo ba hindi ako nag-iisip ng mga susunod na gagawin natin? Heck, kung ako lang naman ang nasisira dito, I don't give a damn. Pero damay na kayong dalawa ng anak ko, kayong pamilya ko, and I won't let them get to the both of you. Pero ano ang gagawin natin, Andre? Ilang investors na nag-pull out ng shares nila. Sa banda-banda riyan, tuluyan ang mauubos ang mga taong nagtitiwala sa atin.
Masyadong malakas si Philip. Paano tayo magkakalaban nito? Natatakot na tanong ni Angel. Kailangan nating harapin ang katotohanan. That's the only way to get out of this mess. Kailangan nating harapin si Philip and tell him to call off with the engagement. Wala talaga maniniwala sa atin ngayon dahil patuloy tayo nagtatago. It's like we're proving to the media that we are indeed having an affair when we both know that that's not true. Hindi na natin pwedeng takasan ang gahaman mong fiancé, Angel. Halos mapaluwa naman si Angel at napayakap na lamang kay Andre dahil sa takot. Natatakot ako, Andre. Natatakot ako sa lahat. Wika ni Angel na tila ba ayaw nang harapin ang mundo at mas gustong talikuran na lamang sila ng lahat kesa tuluyan pang masira ang mga bagay. Niyakap din ang mahigpit ni Andre si Angel at saka ito hinalikan sa noo. I understand, Angel. Things can be scary, lalo na ngayon. Pero hindi tayo pwedeng magtago lang na magtago. Kailangan nating harapin ang katotohanan. Because we cannot escape it anymore. Pero paano? Akong bahala. Ako nang bahala sa lahat. I will do whatever it takes to end this mess. And I will protect the both of you. Hindi ko hahayaang masaktan kayo ng mga tao. Because that's the last thing that I want to happen. I won't let Philip hurt you ever again. I promise I will protect you. You and Scotty. Nagpatawag din ng isang press con si Andre. Makalipas ang ilang linggo ng pagtatago mula sa mundo. Ito ang kauna-unahang beses na humarap ito sa lahat. At gaya ng inaasahan, dinumog ng media ang press con. At lahat ay may nakahandang tanong para kay Andre. Huminga ng malalim si Andre at saka bumulong sa sarili. It's now or never. At taas noon niyang hinarap ang mga media. Mr. Anderson, totoo bang nasa pangangalaga mo mag-inang Scotty at Angel? If so, gano'n sila katagal sa'yo? Yes, nasa akin niya sila. They have been under my care for about 2 weeks now. Sagot naman ni Andre. At bago pa kayo magtanong at akusahan ako ng kidnapping, the reason why I took them under my care ay dahil nakita kong merong mga pasa si Angel sa katawan. Nagulat naman ang lahat sa revelasyong iyon. Apart from that, kitang-kita rin na stress ang bata dahil sa environment na pinanggalingan niya. Masisisi niyo ba ako kung gusto ko lang namang tumulong? Besides, Angel agreed to come with me. Dahil gusto niya ring makalayo sa isang abusive environment. Nagkwento rin sa akin ng bata na madalas siyang paggalitan ni Philip noon dahil lamang sa paglalaro. Pagpapatuloy pa ni Andre. Pagkatapos noon, ay flinash sa screen ang mga pictures ni Angel at ang mga pasa at sugat na tinamu nito mula kay Philip. Pati na ang mga text messages mula rito na may mga mensahe ng pagbabanta. Inulan lalo ng mga tanong si Andre at kasabay noon ay nag-iba na rin ang naratibo sa mga balita. Kung noong isang araw ay kinaaawaan si Philip, ngayon ay kinasusuklaman na siya ng mga tao. Dahil malinaw na kaso ng violence against women and children ang kanyang ginawa kay Angel at Scotty. Halos mahati ang publiko at nagkaroon sila ng iba't ibang opinion ukol sa kasalukuyang nangyayari sa tatlo. Nakarating sa kampo ni Philip ang presko na ipinatawag ni Andre. Galit na galit siya at halos mandisik ang kanyang mga mata habang pinapanood iyon. Napahampas siya sa mesa nang marinig ang mga salitang namumutawi mula sa bibig ni Andre. Damn you, Anderson! Do something! Gawin niyo ng paraan na malinis ang kalat na ito! Nanggagalaiting utos ni Philip sa kanyang mga tauhan na agad namang sinunod ng mga ito. Hindi kalaunan ay nakaharap na rin ng malaya si Andre at Angel sa publiko. Kahit pa may mga tao pa rin naniniwala ang mali ang dalawa at patuloy na kumakampi kay Philip. At kahit hindi pa tuluyang maayos ang lahat, pakiramdam nila kahit papaano ay nabunutan na sila ng isang tinik sa dibdib. Hindi naman nila lubos na inaasahan na panandalian lamang pala ang kaginhawaang iyon. Isang araw ay nagpaalam si Scotty kay Angel na maglalaro lamang ito sa mga garage ng mansyon na Andre.
Pumayag naman si Angel dahil hindi naman lalabas si Scotty at mataas naman ang gate ng mansyon ni Andre. Scotty, iho, dyan ka lang ha. Aayusin lang ni Yaya ang mga sinampay, mabilis lang ako. Paalam ng isang kasambahay kay Scotty. Okay po, Yaya Rhea. Sagot naman ni Scotty at saka nagpatuloy sa paglalaro. Habang naglalaro si Scotty at pinapatalbog ang bolang hawak, ay hindi inaasahan na gumulong ang bolang iyon papalabas at meron pa lang silang isang maliit na butas doon sa may gate, dahilan upang lumabas ang bola. Napatingin si Scotty sa kanyang paligid. Yaya Rhea! Yaya Rhea! Hiyaw nito. Subalit tila walang yatang nakarinig sa kanya. Kaya naman naisip niya na siya na lamang ang lumabas upang kunin ang bola na gumulong papalabas. Tumakbo na si Scotty malapit sa gate. Inaral pa nga niya ng bahagyang sukat ng butas at nang mapagtanton niya na kasya naman pala siya roon dahil maliit lamang siya, ay lumusot na siya roon upang kunin ang bola. Maya-maya lamang ay lumabas na rin si Angel upang papasukin na si Scotty sa loob. Scotty, baba na, papasok na! Pagtawag ni Angel. Subalit kahit paulit-ulit siyang tumawag ay walang Scotty na sumunod sa kanya. Bigla nang kinabahan si Angel at tinawag ang atensyon ng kasambahay. At doon na lamang nila napagtanto na nawawala na pala ang bata. Nahihinang tinawagan ni Angel si Andre habang hindi na maawat ang kabangka niyang nararamdaman. Agad namang sinagot ni Andre ang tawag na to. Yes, kamusta kayo riyan? Andre! Naluluhang wika ni Angel na siyang nagpatuwid ng upo kay Andre. Posible kayang may masamang mangyari kay Scotty? Saan kaya nila mahahanap ang bata? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nakilala niya ang relong iyon. Bilang relong na panalunan niya noong bata siya sa isang swimming competition. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang 12th kabanata. Agad na inalerto ni Andre ang security ng subdivision nila, pati na rin ang mga kapulisan upang mahanap si Scotty. Nagmamadali rin siyang umuwi. At nadatnan niya nga si Angel doon sa kanyang mansyon na halos wala sa sarili at namumutla. Niyakap ni Andre si Angel at saka sinubukang pakalmahin ito. I promise, I will find our son. Mahahanap din natin si Scotty. Paniniguro ni Andre kay Angel na halos hindi na maawat pa sa pag-iyak ngayon. Kasalanan ko to. Ako may kasalanan nito. Dahil sa akin nawawala ngayon ang anak ko, Andre. Hindi ko kaya mawala si Scotty. Hindi ko kakayanin. Nauutal na wika ni Angel sa pagitan ng kanyang mga paghikbi. It's not your fault, Angel. Wala kang kasalanan dito. Ipinapangako ko na gagawin kong lahat para mahanap at maibalik ang anak natin. Hindi ako titigil until he's safe and sound and with us. So please, don't blame yourself for this. Nang tunungin sina Andre at Angel ng mga pulis kung sino sa tingin nila ang posibleng kumuha kay Scotty at may motibo upang kidnapin ang bata, ay hindi na sila nagdalawang isip pa na ituro si Philip. Gayunpaman, wala namang sapat na ebidensya upang masabing si Philip nga ang kumuha ng bata. Lalo lamang nagsuspetsa ang mga pulis na inosente si Philip. Nang mismong araw rin na iyon ay nagkaroon pa ito ng public appearance. Meron pang mga kuha si Philip sa isang charity event. Bagay na labis na ikinabahala nina Andre at Angel. Kung sa tingin ninyo siyang kumuha sa anak ninyo, then maaari natin siyang imbestigahan. Pero mukhang wala naman tayong makukuhang sapat na ebidensya, considering how he's willing to make public appearances at this very moment. Umiling si Andre. Hindi niya siya kilala. Masamang tao yan si Philip. And I know he's willing to do whatever it takes para lang maiangat ang bangko niya at makapanakit ng mga tao. I'm sure siyang kumuha sa anak ko. Oh bueno,
We'll see what we can do. Sa ngayon, mas mainam kung mag-antabay kayo sa mga tawag in case merong manghingi ng ransom. Itap nyo kaagad kami dahil napakatalamak ng ganyang modus ngayon. Paalala pa ng mga pulis bago simulan ang investigasyon. Halos mapakuyom ng kamao si Andre sa ideyang baka nga si Philip ang kumuha sa kanyang anak. Pero ngayon ay lumalabas ito sa publiko na tila ba nagpapatay mali siya at walang kinalaman sa mga nangyayari upang hindi ito magmukhang kahinahinala. Andre, anong gagawin natin? Naluluhang tanong ni Angel. We'll make him pay for this. Mariing sagot naman ni Andre dito. Itinago nga ni Philip si Scotty sa isa sa mga bahay nito sa labas ng Maynila. Gayunpaman, hindi niya rin alam ang kanyang ginagawa. Desperado lang talaga siya na bumalik si Angel sa kanyang piling. Kaya nagawa niyang kunin si Scotty mula rito. Wala rin namang ebidensya si Andre at Angel na siya nga ang kumuha sa bata. Kaya hindi makapagsampa ang mga ito ng kaso at wala rin silang lead sa kinaroroonan ng bata. Tito, kailan mo ako ibabalik kay mama? Balik mo na ako kay mama, please. Naiiyak na pakiusap ni Scotty nang mapagtanto niyang matagal na siyang nasa poder ng kanyang tito Philip at hindi niya alam kung nasaan ang kanyang ina. Dito ka na muna, Scotty. Mas maganda nga ako nandito ka eh. Kasi si Mama at Tito Andre mo, gagawa sila ng bagong baby. Kaya makakalimutan ka rin nila. Wala na silang magiging pakialam sa'yo. Tsaka diba, love mo naman si Tito Philip? Eh si Tito Philip mag-isa lang dito, walang kasama. Kaya mas maganda kung dito na lang si Scotty. Sagot ni Philip, na tila ba minamanipula ang utak ng bata na inosente at walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Ilang araw ring itinago ni Philip si Scotty. Siniguro niya na walang nagmamanman sa kanya sa tuwing pinupuntahan niya ang bata. Alam kasi niya na sinusundan ni Andre ang bawat galaw nito sa pag-asang makakuha ito ng ebidensya. Subalit bigo pa rin si Andre na makakuha ng kahit na anong impormasyon mula kay Philip. Siniguro din ni Philip na napapaligiran ng kung ano-anong mga laruan si Scotty upang hindi ito masyadong mainip at paulit-ulit na maghanap sa kanyang mommy. Hanggang sa isang gabi ay naisipang tumakas ng bata. Pero bago pa man ito makalabas ay narinig na nito ang tahimik na humihikbi ang kanyang tito Philip. Bilang isang batang mausisa, lumapit si Scotty sa kinaroroonan ng kanyang tito Philip at saka nagtanong dito. Tito Philip, bakit ikaw nagka-cry? Inosenteng tanong ni Scotty. Nang marinig ni Philip ang boses nito, ay nagmamadali siyang pinunasan ang kanyang mga luha. Lumapit lalo si Scotty sa direksyon nito at saka muling tinanong si Philip. Bakit po ikaw nagka-cry? Sad ka po ba? Hindi sumagot si Philip at nananatiling nakayoko. Nagulat naman siya nang bigla siyang yakapin ni Scotty. Imbis na katakutan siya nito, ay nagsilbi pa itong companion niya ngayong mga panahong ito. Bagay na ikinalambot ng puso ni Philip. Gusto mo ba talagang umuwi? Ayaw mo ba kay Tito Philip? Tanong ni Philip sa bata. Bahagya namang tumango si Scotty. Miss ko na po si Mama. Pero Tito Philip, sabi ni Mama kapag sad ang isang tao, dapat may kasama siya. Kaya dito po muna ako para may kasama kayo. Lalo lamang napukaw ang loob ni Philip sa mga narinig niya mula kay Scotty. At sa puntong iyon ay nagdadalawang isip na siya sa kanyang mga nagawa, dala ng bugso ng damdamin. Habang pinagmamasdan ang napakapamilyar na mukha ni Scotty, ay may bumalik sa mga alaala ni Philip. At iyon ay ang kanyang nakaraan na pilit niya nang ibinabaon sa limot. Gusto mo ba ng kwento? Tanong ni Philip kay Scotty. Tumango naman si Scotty at saka naupo sa tabi ng kanyang tito Philip. Huminga ng malalim si Philip at saka nagsimulang magkwento kay Scotty. Noong bata pa si Philip ay naghiwalay nga ang kanyang nanay at tatay. Naiwan silang dalawa ng kanyang kapatid dahil hindi man lang sila kinupkop ng kahit sino sa mga ito. At dahil wala silang ibang lalapitan, naisip ng musmos na si Philip na lumuwas ng Maynila.
Napakarami kasing mga tao ang nagsasabi na maganda raw ang buhay rito at maraming oportunidad. Subalit hindi naman inaasahan ni Philip na ang kagustuhan niyang makalayo sa probinsya at magkaroon ng magandang buhay na hindi kayang ibigay ng kanilang mga magulang ay siya palang magdudulot ng panganib sa kanya at sa kanyang kapatid. Nakasakay si Philip at ang kanyang kapatid sa barko, kasamang higit 100 pasaherong nagnanais na magkaroon din ng magandang buhay sa syudad. Subalit dahil sa sama ng panahon, hindi inaasahang lumubog ang barkong kanilang sinasakyan. Kuya! Hiyaw ng kapatid ni Philip. Ibinato ng kapatid ni Philip ang nag-iisang life jacket na malapit sa kanila at saka isinuot dito. Pero paano ka? Tanong ni Philip dito. Naghihiyawan ang mga tao at dahan-dahan na ngang lumubog ang barko at pilit nang lumangoy ang iba. Tiningnan lamang ni Philip ang kanyang kapatid at iyon ang naging huling pagkikita nila ng kanyang kapatid. Naligtas naman si Philip ng mga kinauukulan, subalit kailanman ay hindi niya na nakita pang muli ang kanyang nakababatang kapatid. Buhat noon ay nagpapalaboy-laboy na lamang si Philip hanggang sa may tumulong sa kanya na isang mayamang babae na siyang kumupkop sa kanya at sa ilalim ng mga kamay nito ay nakaranas din ng labis na pang-aabuso si Philip. Napakarami na ngang pinagdaanan ni Philip mula sa pag-abandona sa kanya ng kanyang mga magulang, pagkawala ng kanyang kapatid at ang mapait na karanasan niya sa inaakala niyang magiging pamilya niya sa Maynila. Nang matapos magkwento si Philip ay napagtanto niyang naguguluhan si Scotty. Napangiti na lamang si Philip dahil malamang ay masyadong komplikado ang mga bagay upang maunawaan ang napaka-inosenteng batang ito. Kinuha ni Scotty ang isang kahon na naglalaman ng isang relo. Ang relong iyon ay relong pagmamay-ari ng kanyang kapatid na tanging alaalang meron siya mula rito. Yung kapatid ko na yon, swimmer yon. Lumalahok siya sa mga competitions noong bata pa kami. Kaya ibibigay ko na to sa'yo para maging swimmer ka na rin. Sabi ni Philip habang isinusuot ang relo sa kamay ni Scotty. Manghang-mangha naman ang bata dahil umiilaw pa ang relong kanyang suot. Bahagyang ginulo ni Philip ang buhok ni Scotty at habang pinagmamasdan niya itong muli, naisip niya na ayusin niya na ang kanyang mga pagkakamali ngayon at ibabalik niya na si Scotty kay Angel. Pero bago pa man makakilos si Philip, ay agad na siyang napabalikwas nang marinig ang sirena ng mga pulis sa labas ng bahay. Tito Philip, ano pong nangyayari? Tanong ni Scotty. Nagmamadaling tumayo si Philip at saka inalerto ang kanyang mga tauhan. Harangan niyo! Hiyaw ni Philip. Hindi alam ni Philip kung papaano siya natunto ni Andre at ang kampo nito. At bago pa man makapasok ng tuluyan si Andre at mga pulis sa loob, ay nagkaputukan na. Nagkaroon na ng inkwentro sa pagitan ng mga tauhan ni Philip at ng mga ito. Lumabas si Philip ng kanyang mansyon upang harapin ang mga pulis at ipaliwanag ang kanyang sarili. Subalit bago pa man siya makatapak ng tuluyan sa labas, ay natamaan na siya ng bala. Tito Philip! Hiyaw ni Scotty at saka tumakbo papalapit dito. Nang masiguro ng mga pulis na nakuha ng mga tauhan ni Philip at natamaan nga ito, ay pinasok na ng mga ito ang loob ng mansyon, kasama na rin doon si Andre. Scotty, halika rito! Hiyaw ni Andre nang makita ang bata na kaupo sa harap ng duguan si Philip. Pero hindi nakinig si Scotty. Bagkos ay tumayo ito at itinaas ang mga kamay bilang pagharang kay Philip. Huwag niyo pong saktan si Tito Philip! Hindi po siya bad! Huwag niyo po siyang saktan! Naiiyak na pakiusap ni Scotty. Bagay na labis na ipinagtataka ni Andre. Scotty, please! Halika na rito! Umalis ka na riyan! Halika na rito, please! Umiling si Scotty at nanatiling nakatayo roon. Hindi bad si Tito Philip! Mabait siya! Hindi siya bad! Dagdag pa nito, sabay taas sa kamay niya ang merong relo na mula rito. Nang makita naman ni Andre ang relong suot-suot ni Scotty, ay halos hindi na ito makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nakilala niya ang relong iyon bilang relong na palanunan niya noong bata siya sa isang swimming competition
na ibinigay niya sa kanyang kuya. Dahan-dahang napatingin si Andre kay Philip na nakahiga at tuguan, habang unti-unti niya napagtanto ang posibilidad na si Philip ang nawawala niyang kuya. Nagmamadaling lumapit si Andre kay Philip at saka ito bahagyang binuhat at inihiga sa kanyang hita. Tumawag kayo ng ambulansya! Nagmamadaling utos na to, bagay na ipinagtaka naman ng mga pulis. Pero tumawag na rin ang mga ito ng ambulansya dahil nga nakita nilang duguan si Philip. Muling nilingon ni Andre si Philip. Kuya? Tanong nito habang nagtutubig ang kanyang mga mata. Hindi na makasagot pa si Philip dahil nga naghihingalo na ito at halos pamutla na dahil sa pag-ubo ng dugo. Kinuha ni Andre ang relo na suot-suot ni Scotty. Sa'yo ba to? Kuya Patrick? Tanong ni Andre at saka tinawag si Philip sa tunay at lumang pangalan nito. Dahan-dahan at nanghihinang tumango si Philip at saka tuluyan nang nawala ng malay. Pumalahaw ang iyak ni Andre na mapagtanto niyang katotohanan. At halos hindi na rin niya naisip ang mga susunod na nangyari. Nakita na lamang niya si Philip na buhat-buhat ng emergency team habang isinasakay sa ambulansya. At si Scotty na nakayakap sa kanyang mga binte. Inoperahan na nga si Philip at tinanggal na ang balang tumama sa kanyang dibdib. Ilang araw rin itong comatose. Napag-alaman rin ni Angel ang katotohanan at sa mga araw na naroon si Andre sa labas ng kwarto ng kapatid at nagbabantay, ay sinasamahan niya ito. Napagtanto ni Angel na marahil ay may dahilan lang din si Philip sa lahat ng mga nagawa nito. Dahil na rin sa kanyang mga napagdaanan. Kaya naman kahit hindi ito humingi ng tawad sa kanya, ay matagal niya nang napatawad ito. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na ngang nagising si Philip. Kuya, naluluhang wika ni Andre nang makalapit sa kapatid. Dahan-dahang itinaas ni Philip ang kanyang kamay at saka inaabot iyon kay Andre na siyang hinawakan naman ito. Kapatid, nangihinang wika ni Philip. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Sambit nito habang naluluha rin. I'm very sorry for everything, Andre. Umiling si Andre. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin na ano, kuya. Naiintindihan ko. Naiintindihan kita. Marami akong nagawang kasalanan sa inyo. Sa inyong dalawa ni Angel. Kaya patawarin mo ako para sa lahat. At patawad rin dahil sumuko ako sa paghahanap sa'yo. Nawalan ka ng kuya na dapat sana ay magtataguyod sa'yo. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga lamang ngayon ay magkasama na tayong muli. Sagot naman ni Andre. Umiwas ang tingin si Philip dito. Sa tingin ko, mas mabuti kung lalayo na muna ako. Kumunot ang noon ni Andre. Nagpatuloy si Philip. I need to heal. At kayo rin. Mas makakabuti kung lalayo na muna ako at hindi na manggugulo pa sa inyo. Masaya ako na nagkasama tayong muli, Andre. Pero hanggang dito na lang muna siguro. Makikita pa naman tayo sa banda-banda riyan. Napayuko si Andre. Bagaman gulong-gulo siya ay mas gusto niya sanang makasama ang kapatid. Naiintindihan niya ito. Nauunawaan niya na meron itong pinagdadaanan at ang tanging mabuting gawin ay pakinggan ito at hayaan sa kanyang ninanais. Nagkapatawaran na ang tuluyan si Andre at Philip at nagkasundo na lamang na minsan sa isang buwan ay mag-uusap pa rin sa telepono. Nagtungo na si Philip sa Amerika at doon nagsimula ng bago at mas tahimik na buhay. Samantala, ikinasal naman na si Angel at Andre. Tulad ng magkapatid, tuluyan na rin nagkapatawaran ng dalawa at minabuting kalimutan na lamang ang lahat ng kanilang mapapait na nakaraan. At makalipas ang napakahabang panahon na puno ng pait at sakit, nagsimula na rin silang dalawa ng panibagong buhay na ngayon ay mas pinagtibay pa ng kanilang dalisay na pagmamahalan. Anong ipapangalan natin sa kanya?
Tanong ni Angel kay Andre habang hawak-hawak ang bagong silang dalang sanggol. Si Scotty naman ay nakangiti sa tabi nila habang hinihintay rin ang magiging pangalan ng kanyang kapatid. Ngumiti si Andre at saka tumingin sa kanyang anak. Philip. Nagkatingin na naman si Angel at Scotty at sabay rin na tumango. Hello there, Philip. Bati nilang lahat sa bagong dating na biyaya sa kanilang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.